Okay, good evening everyone at balik po tayo ulit sa ating palaro para sa araw na ito. Ang maglalaban po si ngayon ay si Mr. Kyle Amoroto at si Mr. Raymond Paraon. Ang laban po nila ay exhibition match dito sa ating bulwaga ng kagalingan. Ito nga pala si Oben Sena, bumabati sa inyo ng happy watching uli. At ito na ang ating iniintay para sa araw nito, ang exhibitionist ng dalawang pro players at mayroon silang hawak na Dyna Spears, the next generation Penolic Resin Ball. Official ball po yan ng Pool Warriors Promotion at ang maglalaban ay makikita nyo si batang-batang rising star Kyle Amoroto versus Raymond Paraon, 2014 Japan Open Champion po. At ito, tingnan natin ang kanilang break. At ang mga mag-sponsor sa atin ay ang J Flower Q, Taum Products, CPBA Cloth, and Dyna Spears, the next generation Penolic Resin Ball. At ayan po, mag-uumpisa na po ang laban ng dalawang mola dito sa ating bulwaga ng kagalingan. Ayan po, si Raymond Paraon ang titirang ang sasargo ngayon para sa rack number 1. Race 14 po to, race to 14 na mga katumbok. At yung mga gustong magpa-shoutout dyan, ito na yung iniintay nating bakbakan dito sa ating Pool Warriors. At ito ang ating unang-unang shoutout, si Algen Tile. Pa-shoutout boss, magandang gabi sa iyo Mr. Algen Tile. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, happy watching po sa ating mga lahat. At ito ang bakbakan. Idol Oben, pa-shoutout, I like it, sabi ni Jay Liam. Sorry ma, magandang gabi sa iyo. Dwylight Alcantara, at magbubukas din ako sa Batang Tirador para ma-shoutout ko lahat ng mga tropa na gustong magpa-shoutout. At ito, tingnan natin ang rock number 1 para kay Mr. Raymond Paraon para sa rock number 1. Tingnan natin ang break ni Kuya Idol Raymond Paraon. Okay, this rock is brought to you by Dyna Spears, the next generation Penolic Resin Ball. Official ball po yan ng Pool Warriors. Ang ganda ng break ni Kuya Raymond Paraon. At ang ating J Flower Q, CPBA Cloth, at Dyna Spear, Taum Products, at ang Dison Diamond Lookalike Table. Okay, at ito, parang titira na rito si Kuya Raymond Paraon ng tirang, ano ba to? Tirang 1. At ito, maya-maya, loaded na ang kanilang sinapi ni Kuya Raymond, ang gamit nilang bola rito, yung Dyna Spears, the next generation. Pa-shoutout po kay Boss Noni ng San Pablo, Laguna, at kay Tata Binangon ng The Silent Killer. Yan ang sabi ni RJ Lee Jr. At kay Carl Binson na Silvestre, shoutout po. At magandang araw po sa inyo kay Luis Kim na iting tropa dyan, si Rikito. Magandang gabi sa inyo, sir. At magandang gabi, gandang laban nito. I like it. Ayan, titira ngayon dito si Kyle Amoroto. Sinapian siya dito ni Kuya Raymond Paraon. Ni Tipen Arnais, Kuya Oben, pa-shoutout po. Galingan mo, Kuya Kyle Amoroto. I like it. Eto. Titira na rito si Kyle ng tira 1. Ang ganda ng ginawang tira. Wala pong G-San sa laban nila. Ito po ay plastic rack. Kanya-kanya pong taya to. Ito ay race to 14 po to. At ito ang exhibition match dito. Alam niyo na, kapag sinabing exhibition match, mayroong konting kilig to dahil tayo sumusunod sa ating protocol dito sa ating bulwaga na kagalingan. Sa ating 177 viewers, happy watching po mga boss. At sana ay nag-i-enjoy kayo sa aming streaming dito sa bulwaga ng kagalingan, Pool Warriors po. At eto, tingnan natin, parang medyo na safety pa ni Kuya Raymond. Tingnan natin sa ating top view, parang medyo tanaw yata dito sa ating rear camera at ang ating center camera kung saan nakikita nyo pwedeng umorder ng crispy pata. Ayan po ang ating venue dito sa Jenny's Avenue, May Bunga, Pasig City. Preno na score. Wala pa pong score. Ang score natin dito ay 0-0 pa lang. Race 14 po ito, ha. Race to 14 ang laban nilang dalawang magkabilang manlalaro dito sa ating bulwaga ng kagaling. Ayan, titira ngayon si Kyle Amoroto, jump cue. Pero baka magka-aberya. At lalagyan natin ang ating top view para mas maganda. Top view natin. Para kung may problema. Oy, good shot. Ang galing ng ginawa ni Kuya Raymond Kyle. At na kontrang cover.
Wala pa po tayong score sa ating 246 viewers na mabilis. Happy, happy watching po sa inyo mga boss. At kayo ay nanonood dito sa ating bulwaga ng kagalingan. Eto, titira ngayon si Kuya Raymond Faraon para sa tirang uno. At tingnan natin, pabati si Robin, good luck po sa magkalaban. Sabi ni Joke Super Agent na ito ating isa sa mga masugid na followers, si Kuya Jog Super Agent. Eto, tumira na si Kuya Raymond. Pa-safety yung tira. Talaga, ang ganda ng ginawang tira ni Kuya Raymond dito. At hindi yata makakatira rito si Kuya Kyle Amoroto. At isi-share lang natin, pa-public natin sa Batang Tirador. At sa mga viewers natin, huwag po kayong magsasawa nga manood sa ating bulwaga ng kagalingan. I like it. Ngayon, parang magmamasid dito si Kuya Kyle. Medyo mahirap to. Hindi po nagbibigayan ng tira itong dalawang to. Talagang laban po itong dalawang to, ha. At tingnan natin, ang ganda ng kanyang ginawang jump cue. Parang kilala ko yung may-ari ng jump cue na yan, ha. At sabi niya, Joke Super Agent. Happy, happy watching po sa inyo mga tol. Eto, titira ngayon si Kuya Kyle Amoroto ng tirang dos at ang ganda ng kanyang stroke dito. At ang ganda ng kanyang ginawang tira sa tres. Tingnan natin sa ating rear camera. Happy watching sa mga nagchichill po dito sa ating pool warriors. Magandang gabi po sa inyo. At watching from Davao City. Ganda ng laban to, sabi ni Gilto Beltrano. Eto, kumira si Kyle ng tirang tres dito sa may right lower pocket habang ang 5. Medyo may clustering ball dito sa tira na to, ha. Tingnan natin. At magagawang kaya ng paraan, alam mo yung mga ganitong mola, parang baliwala sa kanila yung mga ganyang tira. Eto, pinagapang. Look at the white. Grabe, ha. Ginawa ni Kyle dito. Tingnan natin sa ating top view. Mas maganda ang ating top view dahil napakalinaw ng ating camera. Tingnan natin kung kayang-kayang ang papasukin ni Kuya Kyle itong tira dito sa side. Tingin ko kayang-kaya naman. At binagsakan ang aray. Shout out daw kay Boss at kay Lanji Stigal Santiago. Magandang gabi po sa inyo dyan, mga taga Santiago City. At eto, parang anong ginawa ni Kyle? First blood, inubos yata agad ni Kuya Kyle ang tirang ubos dito. At tingnan natin kung anong nga gagawin pa ni Kuya Kyle dito sa laban na to. Last two ball para kay Kyle. Ang ganda. Last ball para po sa tirang G's. 10 ball down. This is brought to you by Pool War presents 910's Light and Sound Patalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q Tips CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious. I like it! Okay, balikan po natin ang naglalaban po para sa araw nito. Ang naglalaro po ngayon dito sa araw nito ay walang iba kundi si Kyle Amoroto kontra po kay Mr. Raymond Faraon. Ang laban nito ay exhibition match dito sa ating bulwagan ng kagalingan dito sa ating Pool Warrior Promotion Rock number 2 para kay Kyle. Ang score ay 1-0. Tingnan natin ang kanyang break dito. Kanya-kanya pong taya ito, mga tropa. Kanya-kanya pong taya ito. Kaya po ito, wala po itong referee. So, honest na lang kasi meron tayong live video at mai-replay natin sa ating bulwaga ng kagalingan. Okay, at rock number 2, Kyle Amoroto on the break. Tingnan natin, may nahulog ba? Parang wala yatang nahulog si Kyle dito. At makakatira yata si Kuya Idol Raymond Paraon. I am Groot, number mo, may message ako sa'yo, sabi ni Joey Ramirez. Ang number ni I am Groot ay hindi ko... Ah, teka lang, ha? Ano ba yung message mo, Kuya Joey? Baka kung ano yan, ha? Mamaya na lang, Kuya Joey. Oh, sige, bibigay ko. O, oh, yan, ang number ni I am Groot. Nag-comment ang Pool Warriors. Eto, titira si Kuya Raymond Paraon ng tirang push-out ang ginawa ni Kuya Raymond dito sa DOS. At magbabasa muna tayo sa ating mga comment dito sa ating Batang Tirador. So, eto, shout out po kay Richard Pandak. At sabi naman ni Feiji Besoya, shout out from Davao de Oro, watching. At Reynaldo Mendoza, watching from Singapore. I like it. At si Ruben Valdez, pa-shout out po, boss, billiard from players ng
Maribeles, Bataan. Ayan po. Si Lay Endri, no, at boss. Si Raymond. Okay, sa ating 450 viewers, happy watching po sa inyo. Ito ay labanan ngayon ng ating mga mola dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. I like it. At ito, tingnan natin ang gagawin na dito ni Kuya Kyle Amoroto at Tirang Uno. Ito, ating kalargahan. At tingnan natin kung ano ang gagawin nitong tira. Parang dinublete with safety insurance. Babalik naman dito si Kuya Raymond Faraon para sa tirang uno. Parang medyo mahirap yan. Ha? Pero tanaw yan, tingin ko. Tingnan natin sa ating top view. Parang tanaw nga, pero parang hindi. Dito sa ating rear camera. Parang mas maganda ritong tignan ang ating labanan. Parang ibabanda ni Kuya Raymond. Counter ang ginawa ni Kuya Raymond, pero makakabalik dito si Kyle Amoroto. At ito, ang laban ng dalawa ay race to 14 po ito. Si Kyle at si Kuya Raymond de Farao. Ayan, titira si Kuya Kyle dito ng tira 2 sa ating left lower pocket. Tingnan nga natin. Ayan, at ang ganda ng kanyang pulso. Talagang, ang gamit po nilang tako, mga tropa, Jay Flower po ang kanilang mga gamit. Ayan po yung carbon fiber ating ibinibenta rito sa ating Bulwagan na Kagalingan. At ang bolang gamit nila, hindi nyo ba alam, ay ang ating Dynaspears, the next generation phenolic resin ball. Ayan po yung bolang gamit nila. Kitang-kita nyo naman sa design. At kung nakikita nyo, ha, ito ang ating official ball ng Pool Warriors. Medyo marami nga lang hindi kami napapasok dahil yung iba walang vaccination card. Kaya yung iba nandyan lang sa labas. Ito, titira ngayon si Kyle Amoroto dito ng tirang 5 dito sa may left lower pocket. Ayan, ha. At ang ganda ng kanyang ginawang tira rito sa tirang 6. Parang baliwala. Look at the white. Ang galing. Grabe. Ang gamit ni Kyle ay ang ating decal na ₱15,000 lang na J Flower Q. Ayan, kitang-kita nyo naman po yung kanyang stroke dito. Parang baliwala ang tira ni Kyle Amoroto. I like it. Eto, tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kuya Kyle. Parang last ball para kay Kyle Amoroto para sa tirang G's. 10 ball down. This is brought to you by... Nicasio Martin, Gravity Therapist, Monrovia Boys, Boss Alex Estacio, We'll Go Home. Okay, balikan natin ang naglalaban po para sa araw ito. Ang naglalaro po ngayon ay ating mga professional player dito sa Bulwagan ng Kagalingan. Ang naglalaro po ay si Kyle Amoroto versus Raymond de Farao. 2014 9 Ball Open Champion po yan sa Japan. Si Kuya Raymond Paraon at rack number 3 na po tayo. At Kyle on the break. Tignan natin ang break ni Kyle Amoroto rito. At sa mga tropa natin dyan, happy happy watching po sa inyong lahat. At kayo po ay naka-tune in dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. May pumasok sa ganyan sa break. This break was brought to you by Dynaspears,
The Next Generation Phenolic Resin Ball. Official ball po yan ng Pool Warrior Promotion. Ayan, parang may nahulog at titira dito si Kyle lang 4. Medyo hindi siya tumuwad. At sabi ni Junjun Prieto, Agan Junior, kaya pa, kaya Kyle, pa 2-8 lang per game. I like it. Alam ko yan, ha? Grabe ang J Flower Q. Nakakagaling ata ng tira sa J Flower Q. Malilimutan ko na sa Blay U. Bili na kayo ng J Flower. And sabi ni Mr. Julius Perez na maraming punchline. Ito, titira dito si Kyle ng tirang 1. At parang isi-safety niya. At na meron siyang swerte rito. Wala pa, hindi pa umapasok ang kalibre rito ni Idol Raymond de Paraon. At sa mga viewers natin, ito ang ating sponsor, Dison Table, Taong Products, Dynaspears, The Next Generation Phenolic Resin Ball, CPBA cloth na may color electric blue, at free shipping po yan. Ang ating tapete, nakikita nyo po. Yan ang MG700 na may 4,000 pesos price. Free shipping sa buong Metro Manila. At pagdating sa taco, ayan po yung ating taco na J Flower na may presyong 15,000 po na most affordable price. Kung gusto nyo naman ng mas magandang taco, meron din kaming tag to 20,000 pesos. Yun po yung inlay design na sinasabi po ng aming or yung aming mga pinapakita. Pagdating sa brake queue, meron din kaming mga brake queue, yung power brake. Kikita nyo po yung ginagamit ng dalawa dahil parehas po silang gamit na J Flower. Okay, parang napaul yata si Kyle dito sa tirang sa 1 at makakapauna rito, makakabalik dito si Kuya Raymond Paraon. Reynald Luna Makaspak, nag-iinom na lang tayo. Okay na. Okay, ito, parang ito, tingnan natin ang gagawin. Kasi, ano, okay, yan na po ang tira ni Kuya Raymond Paraon sa tirang 7 dito sa ating bulwagan ng kakagalingan. At pa-shoutout po sa jowa ko na si Crystal. Yan ang sabi ni Raymart Surban. Kuya Oben, pabati naman po ng happy birthday si Kuya Brian. Ay, si ating Brian. Oo naman, ating tropang kadikit. Si Brian, the brilliant Mandaluyong City. At siya po ay binabati ko ng happy, happy birthday. At good evening, Sir Oben, ang sabi ni Jason, lalo na kay Sir Julius Perez. I like it. Last two ball para kay De Paraon. De Raymond Paraon. Yan po ang 2014 na Japan Open Champion. Yan po, naglalaro na sa ating bulwagan ng kagalingan. Sa ating 800 viewers, happy, happy watching po sa inyo, mga boss. At 10 ball down, this is brought to you by Pool War Present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dynaspears The Next Generation Phenolic Resin Ball Pool Warrior Present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Fit The Aircon Store Tuason Rice Dealer located at Pasig Mega Market Airconex Philippines Incorporated at ang pinakamasarap na Fatalicious Crispy Pata. Okay, balikan natin po ang naglalaban para sa araw nito. Ang naglalaro po ngayon ay si Raymond Paraon kontra po kay Kyle Lamoroto. Ang kanila pong laban ay
exhibition match para sa araw na ito. Ayan po, ang score natin dito, i-update lang natin mga katropa. Ang score natin dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan ay 2-1 lamang po si Kuya Kyle Amoroto. At ito, tingnan natin ang sargo ni Kuya Raymond Faraon para sa rock number 4. Faraon on the break. Tingnan natin. Ang ganda ng break. At perfect control sa white. This break was brought to you by Dyna Spears, the next generation Penolic Resin Ball. Official ball pula ng Pool Warrior Promotion. At eto na. At titira na rito si Kuya Raymond ng tirang uno. At sa mga ka-viewers natin, happy, happy watching po ng sa inyo. At kayo po ay naka-tune in dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. I like it. Ito nga pala si I Am Groot o Bensena, bumabati ng happy watching. Ito, tingnan natin, parang open layout na to kay Mr. Raymond Paron. At ang ganda ng kanyang break ha. At tingnan natin, ang gamit niyang taco rito, yung ating inlay design na may presyong 20,000 pesos. Yan po yung J Flower Q na naglalaban po rito. At ang gamit ng mga tako ni Kyle, ang inlay design ng J Flower. Ito, titira ng dos si Kuya Raymond Faraon para sa tirang tres. Preparasyon niya rito. Tingnan natin kung kaya nang maubos na. Pero tingin ko yung ganitong klaseng bola, parang baliwala na sa tira ni Kuya Raymond to. Tingnan natin sa ating top view para maganda ang ating ating top view. Asan top view, cameraman? Yan, ating top view. Medyo ang susunod na tira rito, 5. Dito tayo sa ating center camera para kitang-kita natin kung swak na swak ang tira ni Kuya Raymond. Ang tira rito ay 3, susunod ang 5. Parang paliwala na tong tira na to. Napakaganda ng lamesa po natin dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. Gaganahan po kayo dahil ang gumagme-maintains na aming lamesa ay walang iba kundi si Wisted Works. Ayan po si Mr. Raji Patalinghud. Happy watching po kung nanonood man ang ating si Majin Buu. Si Raji po na talaga namang well-maintain ang aming lamesa. Talagang diretsyong diretsyo. Hindi pa po ba naglalaro si Rapi Septimo, Idol? Salamat. Wala pa pong laro si Kuya Rapi Septimo dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. So hopefully makakapaglaro si Kuya Peng Septimo. Siguro malapit na siyang maglaro. Ang galing naman nun. Binrake pa yung 9. Talagang grabe naman yung pamamaraan ni Kuya Idol. Eto, ngayon kadadapo lang po ni Kuya Raymond Paraon dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. Ha? Kitang-kita nyo naman, ganun pala maglaro ang mga pro. Na talagang walang kabitin-bitin. Eto, last 3 ball para kay Kuya Raymond Paraon. At parang inikutan lang yung bola. Good evening at good sa ating Jason Lumod. Sige, hala ko kung sino yung nag-PM. Okay, sisilipin ko lang ang ating PM sa Batang Tirador. At eto, tingnan natin. At sabi ni Mr. RJ Concepcion, Bugoy's Billiards Event, shout out! Sina-shout out natin ang mga RJ Concepcion of Bugoy's Billiard Event and Advertise. Yan po ang sabi ni Mr. Aljon. Last ball para kay Kuya Raymond Paraon para sa kanyang break and run. Ay, wow, look at the white. 10 ball down. This is brought to you by Pool Warrior present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Print. The Aircon Store, Tuas on Rice Hill, are located at Pasig Mega Market, Airconex Philippines Incorporated. At ang pinakamasarap na Fatalicious Crispy Pata, malilimutan mo ang pangalan mo. Okay, pasensya na po sa ating internet connection. Medyo nawala po ha. Ito. At dumako na tayo. Naglalaro po sila Raymond ngayon dito. Bumagsak tuloy ang ating viewers. At ang laban po nito ay exhibition match dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. At tignan natin, tumira ngayon si Kuya Raymond ng rock number 5. Parang another break and run na naman ang gagawin dito ni Kuya Raymond Faraon. Sa ating viewers po, pasensya na po kayo. Maya-maya,
kukuha po tayo ng ating magandang signal na wala lang po. At sa ating 390 viewers, so kanina po naka 1,000 viewers na po tayo, medyo bumagsak dahil nawala yung ating internet connection, baka naman may sumasabot tayo na sa atin. At sabi ni Edwin Gamas, Itik the Duck Show, I love it, I like it daw, ang sabi. Rodel Placedes, nag 1K viewers kasi, ah ganun pala yun, pag nagwa 1K viewers, ini-interrupt ang ating live streaming. Okay, tumitira ngayon dito si Mr. Raymond Paraon para sa tirang. Pag nag-1K viewers pala, nag-i-interrupt pala yung laban. Okay, at papalitan muna ako pansamantala ni Mr. Patelicious. Talaga ba? Nag-1K viewers, nawala, naglang tayo. Ay, like it. At sa lahat po ng mga viewers po natin yan, kayo naka-tune in dito sa aking pinakamagandang bulwagan ng kagalingan. At ito ay hatid sa iyo ng J Flower Q CPBA Tablecloth Dynaspears, the next generation Pinolic Resin Ball at Taong Q-Tips at Dyson Table, I like it. Eto na. At ako po si Mr. Patelicious. Ang tumitira po ngayon ay si Kyle Amoroto. Punta po kay Raymond Paraon. Ito po, napakagandang laban. Hatid po sa inyo ng Batang Tirador powered by Pool Wire Promotion, I like it. Pool Wire presents 9-10 Light and Sound Patelicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tips CPBA Tablecloth Dynaspears The Next Generation Pinolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patelicious. Ang naglalaban po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon at ako po si Mr. Patelicious. I like it. Ito po yung exhibition matchup. Buhatsa inyo ng Bata ang Tirator, powered by Pool Wire Promotion at sa lahat po ng mga ka-viewers po natin. Ang show po natin ay 2-3. Ayan. At be-break po yata dito. Ha? Ayan. At sabi ni Jason C. Lomot, good evening Mr. Patelicious. I like it. At si Jog Super Agent, ganda ng laban. Ayan. Talaga ba? Eto, be-break po dito. Sa rack number 6, si Kyle Amoroto. Ayan. Sabi ni Ramon Gutierrez, good evening Mr. Patelicious, I like it. At ang lalaban po dito sa bulwagan ng kagalingan ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. Ang score po natin, ayan, ang score natin ay 2-3. Ayan, score po natin to 2-3 nga ba? Tama ba ang aking score? I hope I like it. At ito, titira po dito sa bulwagan ng kagalingan ay si Raymond Paraon. Tingnan na sa kabilang angle yan. Eto ha. Yan. Medyo cover to ha. Okay. At safety play by Raymond Paraon. Nagbuhat po yan sa ano ha, sa Bicol. Ayan, eto at si Louis Kim, magandang gabi po, idol, Mr. Fatelius, pabati po sa beautiful wife ko. Talaga ba? I like it. Totoo po, napakaganda po ng asawa ni Louis Kim. Ayan po, si Mr. Kaito, Kito, ayan po. Eto, tumitira po ngayon dito sa bulwagan ng kagalingan si Kyle Amoroto, mga professional player po ito. Dito po sa bulwagan ng kagalingan, dito po nila pinamamalas ang galing at talino sa larangan ng bilyar. I like it. At ay, sabi ni Rodel Placeres, baligtad ang score. Talaga ba? Teka, ayusin natin yan. Buti na lang may mga viewers tayong naka-tune in at kinokorek si Mr. Patelicious. I like it. Ayan. Ang score po natin, lamang po dito sa rack na to ay si Kyle Amoroto. Sa dito po sa rack number 6, panoodin po natin kung paano sila magpamalas ng galing at talino sa larangan ng bilyar. I like it. Eto na. Grabe pala pag mga bilyarista, magagaling talaga. At saka marami tayong viewers na nanonood. Meron tayong 700 viewers. I like it. At na-scratch. Eto, mukhang open layout na ito para kay Kyle Amoroto. Ha? Ayan. Tingnan nyo, guys. Ang hirap ng layout ng bola pero grabe nga, grabe silang mag-preparasyon. Ayan, no? Tulak-tulak lang at ang gamit nilang tako, parehas pong J Flower po yan. Yan po ang official cue
ng Batang Tirador, mga J Flower po. Kami po ang J Flower Boys. I like it. Salamat po kay Sir Rolly Baron. Ayan. Siya po ang nag-distributor ng J Flower Q dito sa Pilipinas. At kami po ang pwede rin po kayo bumili dito sa ating bulwagan ng Kagalingan. I like it. Ayan po na cellphone number ko. Pwede po kayo mag-text dyan. At kay I Am Groot. Ayan. Ito na. At sa 823 viewers po natin. I like it. Ang dami viewers pala ng mga player na to, ha? Ito. Ito na. Tumitira ngayon si Kyle Omoroto, ha? Mga professional player po ito. Dito sa Bulwagan ng Kagalingan. I like it. Ayan. At ang gamit po nila, ang Pool Warrior shirt. Ayan po. Ang official uniform ng Pool Warrior promotion. Ay, like, grabe naman yung depensa na yun, ha? Pero mukhang tumanaw. Para, tsaka matitining talaga to. Kumbaga sa bilyar, talagang iba yung pamamaraan sa bilyar nito. Ito po, mga professional player po ito. Parehas professional player po ito. Naglalaban sa Bulwagan ng Kagalingan at binabati ko. Ayan! At nasabi ni Reynard Luna Makaspak, Joey Ramirez, mag-inom na lang tayo. Talaga ba? I like it. Grabe, umatake ha. Ay hindi, depensa pala yon. Grabe, ang gagaling mag-safety play. Tingnan natin sa top view, ika nga. Ayan. Ayan po ang top view natin. Tingnan natin si Kyle dito sa isang angle natin. Sinusukat niya, oh. Ah, pa. Ayun, oh. Titingnan natin kung maninipisan ni Kyle to, ha? At hindi tinamaan. Ito. Na-scratch. At sabi ni Reynard Luna Makaspak, Joey Ramirez, tara, punta tayo ka na, Mike. Mag-inom tayo doon. Talaga ba? Opo. Dito po, meron kaming bagong beer dito. Sub-Zero. I like it. Alam niyo naman, pag Sub-Zero, meron po tayong na-avail na bagong refrigerator na lumilikha ng Sub-Zero beer. I like it. Yan, ito. Same price lang po. Matitikman niyo po ang Sub-Zero beer dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. I like it. Look at the white. Grabe naman mag-preparasyon yan, ha? Ang ganda. By Mati. Ika nga. At sa 1K viewers na po tayo, dami ng viewers natin. 1,101. I like it. Ito na. At sa lahat po ng mga viewers po natin, please like, follow, and share our page sa Pool War Promotion at ang ating YouTube channel na Pool War Promotion. At sa ito ay buhat sa inyo ng Batang Tirador powered by Pool War Promotion. I like it. At ako po si Mr. Patricios, napakagandang laban po nito, ha. At si I Am Groot, medyo naghahaponan na, pinalta lang po, pansamantala natin pinalta, ha. Ito, Raymond Paraon, kontra po kay Kyle Amoroto, mga professional billiard player po ng Pilipinas na po ito. Dito po sa Bulwagan ng Kagalingan. I like it. Grabe naman yung pamamaraan nun, no? Iba din, no? Tsaka yung konsentrasyon, iba. Look at the white! Ayan, no? Kala mo may remote control yung puti. It's under remote control. I like it. Ito na, tumitira ngayon si Raymond Paraon ng 9. Ayan. Okay. 10 ball down. This is brought to you by Pool War presents 9-10's Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taung Q-Tip CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Penolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it. Ang naglalaban po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. At ang cellphone ni Kyle, hinahanap. Bumati ka sa mga viewer natin. Bati ka muna. Hi guys! Ayan, ayan po. Shout out sa inyo lahat. Tinig ni Kyle Amoroto. Ayan, naghahanap ng cellphone. Ayan, ang score po natin ay all 3.
Ayahan, at sa sarugo po sa rock number 7 ay si Raymond Paraon. This is brought to you by J Flower Q, CPBA, Table Cut, Dynaspheres, The Next Generation Pinoli Crescent Ball, at Taong Q-Tips. At ang hindi pa pahuli, ang Dyson Philippine Billiard, Philippine Table Billiard, parang ganun yan. Dyson Table pala, Dyson Table, mali pala ako. Anyway, on the break sa rock number 7, ayun, pumasok. Mukhang open layout to para kay Raymond Paraon, ha? Ito, tingnan natin dito sa ating side camera. Medyo mahirap pala yung tirang dos, ha? At sa lahat po ng viewers po natin, ayan, sabi ni Baby Junior, talaga ba? Meron kaming baby rin. Baby Warriors. I like it. Ito na. Tingnan natin, talagang may matitining din talaga. Di ba sa tira ng tira, pinag-iisipan ang lahat ng angulo dito sa TV table natin. Ha? Ayan, at sa lahat po ng mga viewers natin, napakagandang laban po ito. At si Jason Silomot, Sir Mike, paubos na load ko, baka naman I like it. Ayan, ang ganda ng sinabi mo, baka naman I like it. I like it. Ayan, eto na. At tumitira na po ngayon si Raymond Paraon ng DOS. Mukhang, ayan, pinahalik na talaga sa 7 yan, no? Ayan, pero cover, may safety play. Hindi basta rin na, kumbaga, dual intention yung ginawa niya. Kapag ka hindi pumasok yung DOS, depensa. Kaya si Kyle Amoroto talagang medyo pinag-iigihan din kasi hindi napapabor sa kanya ang bola. Pero tingnan natin yung jump niya. Kung makakapitalize niya. And he made the ball. Pero wala siyang yes. Hindi umatras yung jump. Pero tingnan natin dito. Meron siyang napipintong tirang kalawit dito. Pero teka muna. Ayan, no? At sa lahat po ng 848 viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. Eto na, tumitira po ngayon dito si Kyle Amoroto. At sa lahat po ng mga professional builder terya, pwede po makipag-exhibition match po kayo dito sa dalawang Philippine, Pride of the Philippines, ang dalawang idol natin dito sa ating bulwagan ng kagalingan. At sabi ni Robert Sordao, I like it! Eto na, tingnan natin si Raymond Paraon dito sa kabilang angle, ha? Iba rin po ang pinamamalas nilang galing at talino dito sa larangan ng bilyar. At ang gamit po nilang armas ay ang J Flower Q. I like it. Ayan. Tingnan natin to si Raymond Paraon sa tirang 3. Pocketing the 3. Grabe, nadaya niya yung tira na yun, ha? Semi-diretso, pero ganun lang ang reaction ng bola. Iba din mag-ball control to. Ito, mukhang tirang side to. Gagamit ang 2 cushion to. 1-2, ganda ng prep, ha? Look at the white! Ayan, ganda. At sabi ni Roberto Sordown, Boss, shutdown mo mukha ni... Boss, shutdown mo. Mukha ni Cathy Ace Arce. Sino po ba yun? Anyway, eto, tumitira ngayon si Raymond Paraon dito sa tirang 7, ha? Ah, grabe, oh. Ganda ng preparasyon. Look at the white, pero medyo napatsorba, ha? Ayan. Tingnan natin ito. Mukhang bebreakin niya pa dito. Sabi ng angle natin tingnan. Ayan, no? Medyo mahirap ang packaging to. Tingnan natin kung kaya niya mabreak yung 9 or lagari ang pato. Ayan, nabinreak yung 9 sa side at walang S. Na-scratch naman yun, no? Hindi na solid ang patama doon sa 9, ha? Pero ito, yanong yano. At si Po T.A., parang Raymond, tirahin mo na yan. I like it. 10 ball down. This is brought to you by
Full War present 9-10s Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! At ang naglalaban po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. Ito po, ang score po natin dito ay 4-3. Yan, ang score po natin ay 4-3. Ayan, lamang po dito si Kyle Amoroto, ha? At sa lahat po ng viewers natin yan, sabi niya, please like, follow, and share yung ating Full War promotion at ang YouTube channel natin. Please subscribe. Ayan, eto na. Tingnan natin. Full HD po tayo sa YouTube natin, ha? I like it. Uy, anong nangyari dito sa ating YouTube natin? Bet parang tumigil, ha? Yan, tingnan natin kung... Ay, tumigil niya yata, ha? Ah, finish, ha? Teka. Tingnan natin kung anong nangyari sa ating YouTube channel natin. Ito, on the break, Kyle Amoroto. Tingnan natin, ha? Yan. Natigil pala yun sa ating live streaming, ha? Ayan. At sa lahat po ng mga viewers po natin, ito, inina-activate yung ating live streaming sa YouTube. Medyo naputol pala kanina. At sa, ayan, loaded na si IM Growth. Naputol din pala yung live streaming natin sa YouTube. Ito, nire-reset ko lang. At, sa, at ayan po, tumira na si Idol. Cover na, na-i-cover pa. Grabe. Talaga pa. Ito, talagang iba talaga, ha? Yeah. Score is 4-3. Lamang pa pala si Kyle dito ng isa. Oo, teka. Habang i-update mo na natin yung ating live streaming sa YouTube. Yeah. Mm-hmm. Na-scratch naman si Kyle. At nandyan nga pala si Edwin Itik Gamas. Talaga? Parang ang dating niya rito kung sino mananalo, lalaban. Talaga ba? Oo. Oh. Ayan, live na po ulit tayo sa ating YouTube channel dito sa Bulwagan ng Kagalingan. Eto na. May tayo mag-live. Anyway. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Gumagana na po ang ating YouTube channel. Pasensya na po kayo. Alam niyo naman ang internet connection natin dito sa mahal nating Pilipinas. Ang tulim. Ayan. Sabi ni Padua AJ, parehas pong mulawin na naman na naglalaban. I like it. Talaga ba? Ito po, sa lahat po ng mga viewers po natin, napakagandang laban po nito. Raymond Paraon, contra po kay Kyle Amoroto. At ang broadcaster po ngayon ay si I Am Groot. And si Mr. Patilicious. I like it. Ito ang tambala na walang kahilig-hilig pong magsalita sa pagkakomentaryo. At sabi ni Baby Junior, boss, pwede ba akong lumaban dyan 5'10"? Talaga ba? Ang tangkad mo naman, 5'10". I like it. Okay. At si Berhel Recaido, pa-shoutout po sa Batang Tirador ng BF Resort Las Piñas na si Rad Flores. Ayan, magaling po itong player si Berhel Recaido. Sana makasali ka sa aming Bulwagan na kagalingan ng tournament, ha? Pero naglaro na po ito si Berhel Recaido dito sa ating Bulwagan na kagalingan. At sa lahat po ng mga viewers dyan, please like, follow, and share our page dyan. I-share nyo po ang ating page natin para maging masaya po si I Am Groot and si Mr. Patilicious. I like it. At nagbukas ako sa ating Batang Tirador channel. Pa-shoutout po kay Jeffrey Canyal. Boss, yeah. Pa-shoutout po. At si Mr. Ron Fuerzas. Pa-shoutout po kay Christian Angelo D. Ang tirador ng Dasmariñas. Ayan, dapat pala dalawa yung ating ano. At si Bonito Canlas, pa-shoutout po, boss. Ayan. Magandang gabi po, boss. Ma-shoutout sabi ni Mac Dico Maxino. Ang dami nagpapa-shoutout sa Batang Tirador. Oo nga, ano. At ito, binasa lang natin. Happy watching po sa inyong lahat at magandang gabi po. Ayan. At ito, last ball.
At sa lahat po ng mga viewers po natin, please like, follow, and share our Pool Warrior promotion. I like it. This is brought to you by Pool Warrior Present 910's Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Pinoli Crescent Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by at nang naglalaban po ngayong gabi ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. Ang score po natin, teka, i-update natin ang score. All 4, ha? Hindi naghihiwalay yung score, ha? At sa lahat po ng mga magagaling mag-builder dyan, eh, meron po tayong exhibition match po dito. Ang dalawang pong mulawin, ika nga. I like it. Oo, eto. On the break, si Raymond Paraon sa rack number 9. Ito, anong race ba dito? I am Groot. Race 14 po. Nakikita ng ating mga katumbok dyan sa talaga ating ba? Screen. R14? Oh, kala ko rated 14. Masabi ni Louis Barberia Salba. Pa-shoutout naman po, boss. Oh, magandang gabi sa iyo, Mr. Louis Salba. Nang ikaw ay nakaka-tune in at nakikinig live din tayo sa Batang Tirador. Rock number 9 para kay Mr. Raymond Paraon. At si Erica Basilio, sabi, kita ba ako? Talaga ba? Gusto mo pang makita. Ah, ito. On the break sa rock number? Rock number 9. Ah, ito na. Raymond Paraon, on the break. Ay, beautiful break ang ginawa ni Kuya Raymond. At this break was brought to you by Dyna Spears, the next generation Pinolic Resin Ball. Official ball po yan ng Pool Warrior Promotion. I like it. Ayan, eto na si Raymond Paro, tumitira sa uno, ha? Gandang bumbreak ni Idol talaga. Oo. At sabi ni Roberto Sordao, gandang laban, sarap manood, kahit mapuyat. I like it. At eto na, titira si Kuya Raymond. Ano kayang gagawin pamamaraan niya dito para hindi niya mapatira dito si Kyle Amoroto? Talaga ba? At ano dito ngayon? Ang walang S na si Vito Corleone. Congratulations nga pala kay Vito Corleone para sa kanyang first runner out sa Class A Division. At si Romulo Roquepo Jr. Shoutout, Boss Mike. I like it. Ayan, ang dahil ni Papa Shoutout po dito sa Bulwagan ng Kagalingan. Ayan, eto na. At andito rin pala si Miko Ezequiel. Hello, Miko. Bumati ka. Sabi, hello. Hello. I like it. Ang bunsong anak ni Mr. Patilicious. Oh, ano? Ang susunod na live streamer, di ba, yes. Miko? I like it. I like it. English spoken to yung bunso, Mr. Patilicious, ha? Don't English me, I know school. At si Louis Kim, sabi na magandang gabi kay Idol Vito Corleone, walang S kanina. At si Baby Junior, ang galing, ang gagaling, grabe boss, talaga ba? I like it. At sa lahat po ng mga viewers po natin, talaga magagaling po ito. Ito po eh, mga professional player. Si Raymond Paraon eh, ano yan? 2014 Japan Open Champion. Talaga ba? Oo, 9-ball. Ayan po, si dumapo na po rito si Mr. Raymond Paraon sa ating bulwagan ng kagalingan. Oo, magaling pala talaga to, ha? May titulado. May title tong si Kuya Raymond. Titulado pala at sila ito. Po ay mga player ngayon ng J Flower. Ang gamit po nila, mga J Flower Q. Opo, at si Jog Super Agent. Si Boss Pepe, nagmamadali, palaging tumira. Kaya walang S. At sa lahat po ng mga viewers po natin, nakakachuchunin yan. Yung S po, kung tawagin sa amin yan, Chuwerte. Wala pong Chuwerte. Baka anong S yung maisip nila. Ang ganda ng control ni Mr. Raymond. Grabe naman yung ano. Parang yung pamamaraan niya. Oh. Parang baliwala ang builder sa mga ganitong mola. Parang bang naglalaro lang talaga. At ang gamit natin bola, the official ball, ang Dyna Spears. Ito na. Ang galing ba? Ang galing. Grabe kung gumawa. Hindi pinatama sa ano, sa Jesus, hindi tumama. Sa ating 1,100 viewers, happy watching po mga boss. Sana nag-enjoy kayo sa aming streaming dito sa Pool Warrior Promotion. Ayan na, last ball na si Kuya Raymond para sa ikalimang panalo. Change favor na, mangyayari dito. Oo. Eto na. 10 ball down. This is brought to you by
Pool War present 9-10 Light and Sound Patalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious. I like it! See you. At ang naglalaban po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. I like it. Ang score po natin ngayon ay 5-4 lamang na po dito sa rap number 10 si Raymond Paraon on the break. Ito na po, on the break siya dito ha. At ito ay race 14 lang po mga katumbok. Ang mananalo po rito ay may pa-premyo ang Dyna Spear. How much? Hindi natin alam. Sa kanina-kanina lang po yun. Pero sigurado nag-aagawan to. Oo, 100,000. I like it. Maganda ang premyo ng Dyna Spears dito. This okay. Is brought to you by Dyna Spears, the next generation phenolic resin ball. The official ball of Pool War Promotion. I like it. Ito, rack number 10. Parang may nahulog na naman ang dalawang wing ball kay Mr. Raymond Paraon. Kung tumuwad ng una, malamang si Bak na naman ang number, itong rack number 10. Malamang ubus na naman niya yung bola. Iba din pala to si Kuya Raymond. Very sharp manera. Mm-hmm. At marami tayong mga fans na nanonood dito sa dalawang magagaling na mulawin. Ika nga. Mm-hmm. Parang karambola yata ang gagawin ni Kuya Raymond. Simpleng-simpleng manira. Ang ganda. Look at the wide. Ako, parang spread na naman yung bola. Malamang, ubos na naman. Para po sa lahat, si Raymond po nakagawa na po ng 17 rack in a row sa kanyang J Flower match. Kasi nakakuha na po siya ng isang tako na galing sa ating pamunuan ng J Flower. At siya na po ay official player na ng J Flower Q. Ayan po yun. Ayan. At sabi ni Aaron Martin, pa-shoutout po sa idolo kong si Denden Santos na malakas magkape talaga ba? Pengi naman. Ako din. Mahilig ako sa kape. Ayan. Kape pindot, kape pisil, kape piga. Eto. Ang sarap po ng kape. Ang galing pala magdala ng motherboard to si Raymond Paraon. Ha? Mm-hmm. Iba din, ha? Eto na. Hindi naman magcha-champion to kung hindi magaling tong si Kuya Raymond. Oo. At nakita mo, napakasimple ng tira para sa... Grabe, no? Shitty pala ang susunod. At ang bolang ginagamit, yung ating walang beating. Grabe, ganun pala ang tira doon, no? No? Oo, grabe. Parang talagang gumugulong lang talaga yung kanyang tira. Mm-hmm. Eto, last 4 ball para kay Raymond. Pagagapangin to. Galing, no? Dangkal-dangkal lang yung preparasyon, no? Ayan, no? Sumabit pa yung sa ano, ha? Sa plastic wrap. Baliwala. Ang galing, no? Eto, titirang 8. Side ball na siguro yung tingin ko sa 9. Naku, ang parang, ganda ng stroke talaga ni Kuya. Parang ginaganon lang niya dahil sa malakas yung tako niya. Uy! Kapi sa Shiggies! Sabi ni Mr. Prince makaring 10K. I like it! I like it! Yan po ang nagbibigay yan, ha? Yan po ang may-ari ng Full Creative Innovation Sign and Print. Yan, is commercial natin muna. This is brought to you by Pool Warrior present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Print. The Aircon Store Tuason Rice Dealer located at Pasig Mega Market, Airconex Philippines Incorporated. At ang pinakamasarap na Patalicious Crispy Pata, malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious. I like it! At ang naglalaban po natin dito ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. I like it. At ang score natin, ito. Update lang natin ang ating score. 6-4 na po ang score. Lamang na po ng dalawa si Kuya Raymond Paraon at rack number 11 na po tayo para sa ating palaro sa araw na ito. Ang naglalaro po ngayon ay si Kuya Raymond Paraon kontra po kay Kyle Amoroto. Ayan. At sabi ni New Job, Liz Batang, sabi niya, may remote yata yung bato. It's under remote
control. Ito, tingnan natin yung brake ni Kuya Raymond. Napakaganda ng kanyang brake. Talagang parang sinosoft brake niya. Kasi ang gamit niya, ang ating BK2 na J-Flower na nagkakalaga ng 17,000 pesos. Tama po. Yung ano, yung jump, yun ang ano, magkano? 15,000 pesos. Ay, murang-mura pala. Ayan, pumasok na naman. Grabe, perfect brake, no? Grabe. Oo, alam mo, sabi ni Kuya Raymond, ang tip na ginagamit niya, yung taong. Ay, oo. Yun po yung fusion tip at saka yung brake tip na taong. Napakaganda po ng ating produkto. Oh, saan mo makakabili niyan? Ah, makakabili yan dito sa ating Bulwaga na kagalingan. Tayo po ay exclusive distributor na rin ng ating, like it. Nang nakikita niyo yung mga produkto sa inyong screen. Meron po kayo mabibili niyan dito sa aming Bulwaga na kagalingan. Ito. Tinitingnan na ng mga tirador sa labas. At shout out kay Edwin Gamas na nagtatalpak ngayon dyan sa labas at kasama ang kanyang missis. Talaga ba? yan pala si Edwin Gamas. Kung napapansin nyo, yung nakapute. Ayan, ayan. At kasama niya yung missis niya. Ayan, nakapink. Ayan. At siya challenge daw siya sa mananalo. Kumbaga sa ano, parang waiting siya rito sa mananalo rito. Talaga parang ba? Gusto niyang labanan ng exhibition. Grabe naman yun. Grabe naman yun, dinublete sa kabilang ano, butas. Ha? Hindi nakapunta yung tinamaan niya. Magti-trecaution pa yata yung pamato para makabalik sa tres. Galing ng tinira na yun. Ha? Grabe yung pamamaraan na yun. At si Jason Lomond, congratulations po pala sa inyo. Sir Mike at Sir Oben Sina, dumadami ang viewers at sana sa YouTube channel naman. Maraming subscribers sa inyo. I like it. Tingnan natin kung gumagana yung ating YouTube. Ayan, live po tayo sa YouTube. Hindi po natin alam. Okay, ito ngayon si... Madali lang yan. I am Groot, ha? Yes, ito lang ang sulod yan. Ayan. Bababa mo lang ito. Ayan. Gagawin mong 4,000. Ayan. Ayan, tumitira na ngayon. Parang muntik pang pumasok yung tira ni Kuya Raymond sa pagkakabanda ron, ha? Tingnan natin kung mauubos na ni Kyle Amoroto itong positioning. Tingin ko, baliwala na yung tirang 3 na yan. Sunod talaga na, ba? Sunod ng tirang 5, ayan, gumamit siya ng 2-rail. At beautiful angle ang ginawa niyang tira rito sa 5. Pero ang 6, medyo sinisilip niya. Mahirap tirahin yung 6. Malapit sa banda. May sablay yung tira dito ni Kyle pagka sumayad. Kailangan perfect ang angle niya rito. Ayan, inilagay niya. Para sa inyong lahat, kapaalam na natin, ang gamit ni Kyle Amoroto ay ang ating decals design na J-Flower Q na nakaalaga ng 15,000 pesos. Nakita niyo to, 15,000 pesos na most affordable po itong tao na gamit ni Kyle. Ha? Ayan, at sa lahat po ng mga viewers po natin, napakagaling ni Kyle Amoroto. Ha? Ang grabe, Nakadikit. Grabe. Sinagalpak. Ano ba yun? Grabe naman yung pamamaraan na yun. Ha? Ganun pala mag-packeting talaga ito. Hindi rin panghuhuli ito si Mr. Amoroto. Ha? Mm-hmm. Ito, tumitin. Ito, last two ball. Tsaka matinig din. Nakadikit talaga ang laban itong dalawa na ito. Kung sino mabigyan ng open, wala nang aabutan. Tsaka walang sports game. Talagang tira. Ha? This is brought to you by... Pool War presents 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taung Q Tip CPBA Tablecloth Dinosaurs The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! Okay, balikan natin ang naglalaban po para sa araw nito. Ang naglalaban po ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Faraon. Ang kanilang laban dito ay exhibition match. Ang score dito ay 6-5. I-update lang natin ang ating score, the scorer. This rack number, ano na po tayo, 12. Kyle Amoroto on the break. Tingnan po natin ang kanyang break. At this break was brought to you by Dino Spears, the next generation Phenolic Resin Ball. Official ball ng Pool Warriors promotion. Thank you.
Okay, at ayan po, parang walang may pumasok ba sa Sargo ni Kuya Kyle Amoroto sa ating 1,000 viewers, 1,200 viewers. Happy, happy watching po sa inyo at parehas matibay boss, sabi ni Jobert Alcalar. Ayan, titira ngayon si Kuya Kyle Amoroto sa tirang parang tirang uno. At meron siyang may clustering ball dito. At ito ang hinatid sa inyo ng ating produkto, Dyson Table, Taong Billiard, Taong Products, J Flower Q's, CPBA Cloth, at ang Dyna Spears, The Next Generation Phenolic Resin Ball. Official ball po yan ng Pool Warriors. Ito. At tumira si Kyle, binrake na yung clustering ball. Kaya lang, wala yata siyang swerte ron at na-cover yata yung tirang 3. At gagamit siya dito ng jump cue. Ah, okay, papakita lang natin. Wait lang ha. Ayan mga tropa, ang gamit na jump cue ni Kel dito ay ang J Flower. Yan ang nakakalaga ng 15,000 pesos. Nakakita nyo yung jump cue na ginamit ni Kyle. Pure carbon fiber po yung ginamit na jump cue. Pumasok! At ito, titira si Kyle Amoroto ng tira 4 sa may left lower pocket. At talagang kinong-concentrate niya dahil maganda ang kanyang laban dito kay Mr. Raymond Paraon. Kanya-kanya pong taya to. 1,000. Kanya-kanyang taya po to. At ayan. At medyo na ni-rolling lang niya at napalakas ng konti yung tira niya. Tingnan natin sa ating top view. Napadiretso. Grabe yung packeting daw ni Kyle. Yan, sabi ni Mr. Jobert. Eto, tingnan natin kung anong gagawin ni Kuya Kyle Amoroto sa tirang 5 dito sa may left corner. Pero parang ang 6 ay medyo mahirap. Tingnan nga natin kung anong gagawin ni Kyle dito. Nako, ang ganda. Look at the white. Mm-hmm. Muntikan pa si Kuya Kyle Amoroto rin sa tira na yon. Pero parang mahirap yata yung 6. Ah. Tingnan natin sa ating side camera. Parang kikisball yata niya sa 9. Ayun, pinakisball. Talagang walang bitin niya kinuha yung 6 dyan sa may side pocket. Eto, tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kyle Amoroto para sa tirang 7. At sinimplihan lang niyang prepan ang 8. Last 3 ball para kay Kyle Amoroto sa ating 1,200 viewers. Happy watching, makadaming viewers. Nagre-request na si Boy Taco ng mesa, magiging Boy Mesa na siya. Kahit segunda, mano lang daw. Kahit yan, din na secondan. Yan ang sabi ni Mr. Julius Perez. I like it. Nico Valerio, boss, pa-shoutout po kay Miron at Yumi. Matulog na kayo. I like it. 10 ball down. This is brought to you by Pool War present 9-10s Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! At mga katropa, huwag niyong kulang sana nga kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Pool Warriors TV and Pool Warriors Promotion dahil naman po dito ay hindi naman kami kumikita. Pa-subscribe na lang po. Maraming salamat po. Shoutout ko po kayo lagi kung pagka nakasubscribe kayo. Salamat po ng maigi sa inyo. At ito, balikan natin, ang naglalaban po sa ngayon sa para sa araw to ay si Kyle Amoroto kontra po kay Mr. Raymond Paraon. Ang laban po nila rito sa ating bulwagan ng kagalingan ay exhibition match. Ang score po nila rito ay all 6. Race 14 po to. Race 14. Rack number 13 para kay Kyle Amoroto. Tingnan natin ang kanyang break dito kung maganda ang maging break. Ayun. Parang walang pumapasok sa break ni Kyle. At merong tira rito si Kuya Raymond Paraon para sa tirang 1. Ayan po. Nakatingin po yung ating mga nanonood sa labas, no? Ayan po ang may largahan. At sa kabilang mesa yata, maglalaro na yata yung isang ating pa-tournament. Meron bang maglalaro sa tournament? Si Marvin Eason at saka si Herdy Hison. Parehas may Hison. I like it. Nanonood din pala si Sir Julius Perez. Ang sabi ni Jason Lumod, no? Magandang gabi sa iyo, Mr. Jason, Mr. Julius Perez and Jason Lumod. Eto, titira na si Kuya Raymond ng tira. Yes. Titira na si Kuya Raymond dito ng tirang 1. Pero may extension din dito, ha? At parang
aabutin ni Kuya Raymond ang tirang uno rito. At hindi siya gumagamit ng gloves, no? At gumagamit lang siya ng powder. Pero parang medyo hindi yata maganda yung nangyari. Na-cover yata yung tira niya sa dos. Hindi maayos. Kasi talagang pinahin talaga yung tira ni Kuya Raymond para undon sa tirang... sa tirang uno. So, hindi niya na makontrol yun dahil sobrang pina na. Yun ang kagandahan lang po dun sa ating ano. Ayan, tingnan natin ang gagawin dito ng tira ni Kuya Raymond Paraon. Parang ibabanda niya yung tira sa tirang dos. At ang tingnan natin gawin? Ang ganda. Tinamaan niya pero parang makakounter ba? At yun, meron siyang konting swerte. At titira rito si Kyle Amoroto. Ayan po yung ating sumusuporta sa ating palaro dito sa ating bulwagan na kagalingan. Ito po ang J Flower Q, CPBA Cloth, Dyna Spears, Taum at saka Dison Lookalike Table. Diamond Lookalike po yan. At may presyo yan ng 75,000 pesos. Okay, titira rito si Kuya Kyle Amoroto. Ang score nila rito ay all 6. At parang ididepensa ni Kyle tong tira na to sa tirang 8 at tirang 2. Pakikisin niya ng konti sa 8. Ayun, dinublete. Grabe yung ginawa mo, Kyle. Iba ka. At may tira ka ba sa 3? Tingnan natin sa ating rear camera. Parang wala. Top view natin para mas kitang-kita. Pwedeng dayain. Pwedeng pumasok. Pero parang sinisilip maigi ni Kyle yung tira. Pero tingin ko pasok yan dahil baliwala. Shoutout po kay Tata Binangonan, The Silent Killer, aka RJ Lee. Yan ang sabi ni Mr. Brian Echalico. Yan, good shot na po yung ginawang tira ni Kyle. At binandahan po ni Kyle pero nakabanda uli ng 6, yung 3. International po yung kanilang laro. Eto, titira si Kuya Raymond dito. Nag-iisip siya kung paano gagawing tira rito. At sa mga tirador natin dyan, sa kanto-kanto, yung mga tabi-tabi, nandito po, nanonood. At shout out ulit kay Mr. Edwin Gamas. At eto na, lalaruin ni Kuya Edwin Gamas ang mananalo yata rito. Hindi pa natin alam, kinakasapayan sa ating kalargaan. Sabi ni Jason Lumoser Oben, paubos na load ko, baka naman, hehe. Oo, at eto, titignan natin ang gagawin dito ni Kuya Raymond Paraon, parang isi-safety niya yan sa bola. Gabi ha, tatalbog yan. Ang ganda ng kanyang safety. Iba talaga yung pamamaraan ng mga mola. Talagang iniingatan talagang maigi yung tira. Hindi sila nagbibigay ng tira dahil tayo ay sa atin, bahala na kung ano ang mangyari. Eto, tingnan natin ang gagawin ditong tira ni Kuya Kyle. Parang... kakalawitin to ni Kyle Amoroto yung tira rito sa 3. Medyo mahirap nga lang kaya lang sila, alam nila kung saan sila pupunta yung bola unless medyo wala ng paraan na para dun na lang talaga tatamaan. Meron solid, gandang laban, sabi ni Ivan Mercado. I like it. Eto, tingnan natin ano kayang gagawin dito ni Kuya Ivan. At Kuya Ivan pala. Si Kuya Kyle pala. Sorry. Ayan, tumira ng 3. Kinalawit. At, ano ba nangyari? O, eto na. Tignan natin. Ano ba nangyari? At parang may ginawa yata. Medyo napalabas lang ako. Napabahing lang ako ng konti. Eto, titira na si Kuya Raymond ng tirang ano ba to? Talagang medyo anuhan sila. Ha? Medyo balikatan talaga sila. At eto na. Up, muntik nang mabangon si Kuya Raymond Paraon. Tingnan natin ang gagawin ditong tira ni Kyle Amoroto. Tingnan natin sa ating top view. May pasok yan. At tingnan natin kung mayroong
ubos, binagsakan. Grabe ha. Ang gamit nilang bola rito ay Dynaspears, mga tropa. Pagka gusto nyo pong bumili ng Dynaspears, legit na po ang Pool Warriors. At pwede po kayong umorder sa amin ng Dynaspears. Kitang-kita nyo naman sa ating screen. Pwede kayong tumawag sa inyong screen na nakikita nyo po dyan. At ang number na yan ay kay Mr. Patilicious. Eto, titira si Kyle ng tira 5 dito sa may side pocket. Ang ganda ng ginawang tira rito. Sunod ang 6 dito sa may left lower pocket. Habang ang 7 ay nasa right corner. At tingnan natin. Last 4 balls para kay Kyle Amoroto. Tinira ng walang bilin. I like it. Eto. Ang sabi ni Don Ajon. Shout out naman dyan, idol. Magandang gabi sa iyo, Don Ajon. At ikaw ay nakikinig kay I Am Groot. Shoutout po kay Boss Joey Nanunulok. Ano? Nanunulok. Nanunulok. Ayan, that's last two ball para kay Kyle para sa tirang 9. Ayan na po. Aabante ulis dito si Kyle Amoroto. Ang ganda po ng laban ng dalawang magkabilang mola. Last ball. At medyo napalakas ng konti si Kyle doon. At magtatrabaho pa ng konti yung kanyang white ball. Tigi ko, ibabagsakan na lang. Okay, 10 ball down. This is brought to you by... Pool War present 9-10s Light and Sound Patalicious Crispy Patan J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q Tips CPBA Tablecloth Dynaspears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious. I like it! Okay, balikan natin na naglalaban po para sa araw na to ay walang iba kundi si Kyle Amoroto kontra po kay Mr. Raymond Paraon. Ito po ang exhibition match. At ang score natin dito ay 7-6. Lamang na po ng isa rito si Kyle. Rock number 14 na po tayo. Race 14 po ang laban. Nakakakalahati na po tayo sa at salamat po daw sabi ni Don Ajon. Ito ang rack ni Mr. Kyle Amoroto para sa... Rock number 14. Tingnan natin ang kanyang break. Ang kanyang gamit ay J Flower Q's na power break na nakakalaga ng 17,000 pesos. At ito po ay exclusive dito sa ating Pool Warrior promotion powered by Batang Tirador. Sabi ni Ray Masip. Shoutout po boss kay Bryden Skyler. Masip at kay Mama Ann watching from Sorsogon. I like it. At eto, si Jerome Panagnima Custodio. Ganda ng packaging ni Kyle Amoroto. Shoutout naman dyan, boss. Magandang gabi sa'yo. Sir Jerome Panaglima Custodio. Ayan, parang sinapti yata ni Kyle yung tira room sa uno. At makakabalik ngayon dito si Kuya Raymond Paraon para sa tirang banda. So ayaw talaga magbigay ng tira rito ni Kuya Kyle Amoroto. At ito ang labanan ng exhibition match. Maya-maya ng konti, sisilipin po natin mamaya ng konti yung laban ng dalawang naglalaro po rito. Sa kabilang table, si Kuya Marvin Ison at si Mr. Herdy Hison. Okay. Eto, titira si Kuya Kyle ngayon ng tirang uno dyan sa may side pocket. At tingnan natin ang gagawin niya rito. Parang open layout na to. Baliwala na itong tira na to. Mm-hmm. Okay, yan na po. Ang tinira ni Kyle ay ang 5 dito sa may left lower pocket.
ang ganda ng kanyang ginawang tira ron. At tingnan natin ang kanyang preparasyon dito sa may Green 6. Ayan. Sa ating 1,100 viewers, happy watching. Kenneth Logroso San Siangco. Pa-shoutout naman dyan, idol. Ganda ng laban. I like it. Eto, parang medyo napalakas ng bahagyang bahagya. Pero parang baliwala na yan kay Kyle Amoroto. Eto po ang ating rising star at tubong taytay, si Kyle Raymond Amoroto. Tirang 7, baliwala yung tiras dito sa batang to. Ganda ng pulso. I like it. Last 2 ball para kay Kyle, para sa tirang 8. At last 2, tirang 9. Ano kayang gagawin tira dito ni Kuya Kyle? Baka gumamit pa siya ng grabe. Look at the white. Oh. Hindi niya masyadong pinuwersa dahil sa ganda ng tako ay nagagawa ni Kuya Kyle Amoroto ang tira rito. Okay. At 10 ball down. This is brought to you by Pool Warrior present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Fit. The Aircon Store, Tuason Rice Dealer, located at Pasig Mega Market, Airconex Philippines Incorporated. At ang pinakamasarap na Fatalicious Crispy Pata, malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Pat. Okay, sa kabila po, ang maglalaban po itong tournament ay si Kuya Herdy Hison kontra po kay Mr. Marvin Hison at Class A Division po yan. Okay, balikan natin, ang naglalaban po sa kabila ay si Kuya Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Faraon. Rock, ano tayo, rock number 15, Kyle's on the break. At ang score natin, 8-6, lamang po ng dalawa rito si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Faraon. Eto, walang pumasok sa break ni Kuya Kyle Amoroto at titira na kagad dito si Kuya Raymond. At ang sabi ni Ives Lawrence Corpus Sebastian, Lodi, may laban ba si Snatchy Corpus? Ay, wala pong laban si Kuya Snatchy Corpus dahil tapos na po yung kanilang classifier. Malalagay na po si Snatchy Corpus sa kanyang division. So, mag-update tayo kung ano po ang lineup ni Kuya Snatchy Corpus. Ayan, tumira ngayon si Kuya Raymond ng 1. Pero mahirap ang dos dito. Tignan natin ang gagawin ni Kuya Raymond sa tirang dos. Parang say safety niya yung tirang dos. Ang galing. Dinublete pala. So, wala lang talaga siyang swerte dahil nakubera na naman siya ng 3 ball dito. Kailangan talaga may eska. At sabi ni Dylan na Miguel, shoutout naman dyan sa mga taga Oriental Mindoro. Magandang gabi po sa mga taga Oriental Mindoro. At kayo po ay nakatune in dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. At live din tayo sa Batang Tirador. At ang ating viewers po ay 1,000 viewers mahigit. Happy watching po sa inyo. Ang score natin dito ay 8-6. Lamang po ng dalawa si Kyle Amoroto. Ito po ay exhibition match ng dalawang professional player dito sa Bulwagan ng Kagalingan. Okay, ito na. Ang gagawin ditong tira ni Kuya Raymond, parang hindi yata niya lalagyan ng gamot. So, kukunin niya sa tatlong banda. Ayun lang at lumusot ang tira ni Kuya Raymond Paraon. Tingnan natin, babalik dito si Kuya Kyle Amoroto para sa tirang 3. Eto, tingnan natin. Sunod ang 4. At ito, tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kyle. Parang titirahin niya yata siya ng tira 4, sunod ng 5 dito sa may side pocket. Pero parang sumemi diretso at hindi makakaalago yung kanyang motherball. Top view natin para mas maganda. Ayan po yung gamit ni Kyle Amoroto, yung ating inlay design na J Flower. Grabe! Ganun pala ang prep nun. I like it. Grabe yung prep ni Kuya Kyle na yun. Sa isang miss, sa isang butas lang pala kukunin. At sinimplihan lang. Grabe yung tira ni Kuya Kyle Amoroto na yun. Eto, titira dito si Kyle Amoroto ng tira 7 dito sa may
left lower pocket. Pero tignan natin, napalakas yata yung tira ni Kyle. Shoutout po from Bailen, Cavite. Ang sabi ni Rex Hackett Incognito. Ba? At sabi ni Kenneth Longroso, siyang-siyang ko pa. Shoutout naman kay Momonja. Momonja, ha? Talaga ba? Ayan, gumamit si Kyle Amoroto ng 3-cushion shot. Perfect. Excellent shot ang ginawa ni Kyle Amoroto dito. Grabe ang galing nitong batang to. Last ball. At titira na si Kyle ng tirang pang tatlo na po ang lamang. Race to 14 po to. 10 ball down. This is brought to you by... Okay, ito nga pala ang aming nagme-maintain na si Raji Patalinghod, ang Whiskey Works. At ito, pakita muna natin ang ating Whiskey Works. Si, kung tumawag lang po kayo sa numero na nakikita nyo kay Mr. Raji Patalinghod. I like it. Okay, rack number ano tayo? Naglalaban po ngayon ay si Raymond Paraon kontra po kay Mr. Kyle Amoroto. Ito, sasargo na si Kuya Kyle Amoroto para sa rack number. Ano pang rack number na tayo? Kuya Mike Pat. Okay, ito ha. Sumargo na. Ang score natin, 9-6 po. Update lang natin yung score. Pasensya na po. Medyo na late si IM Group. At tatlo na po ang lamang dito ni Kuya Kyle kontra po kay Mr. Raymond Paraon. Ayan na po. 9-6 ang score. Update lang po, scorer. Natutulog ang ating scorer. Ayan na po, in-update na. Eto, titira si Kuya Raymond dito ng tirang uno, pero parang medyo hindi pabor yung bola kay Kuya Raymond. At race 14 lang to. Ilan na lang po to, ha? Limang rack na lang si Kuya Kyle Amoroto. Sabi ni Manny JM Jamulod, pa-shoutout po, Butch, may-ari ng Raketas Billiards. Ay, magandang gabi po sa iyo. Eto, tumira si Kyle at wala po. G's na to. 10 ball down. Wala po. Wala pong G's na to kasi call shot yata to. Tingin ko walang G's na. Sabihin lang. Walang G's na to. Wala. Walang G's na to sa ano. Kailangan na tuturo dahil kayo ay exhibitionist. Ayan, at babalik po ni Kyle Amoroto ang G's. Pero option po yan ni Kuya Raymond Paraon. Oops! Parang mali yata. Teka lang. Teka. Ayan, natira na tuloy. I can't track it. Option yan ni Raymond. Ayan, binanisinabi lang natin na option ni Raymond kung ano ang gagawin. At wala kasi tayo dahil pro ang naglalaro, wala po silang G-San. Pero wala rin kasi silang kasoy kasi wala silang golden break. Ito kasi ay exhibition match dito sa ating bulwagan ng kagalingan. Opo, exhibition match po ito. Usapan na po yan bago po yan na dumako yan dito ay... bago po dumako po yan is hindi tayo call shot, pero dahil naman kayo naglalaro, bali wala naman yung call shot. Yung gist lang kailangan, call shot yung gist. Yun lang ang sinabi ng pamunuan natin dito. Ano to? Laging last ball yung gist. Laging last ball yung gist. Okay, at pumasok lang dito si Mr. Raymond Paraon, pat nilinaw lang kasi nilinaw ko kanina na hindi po to kailangan laging last ball ang gist sa laban na to. Kaya po wala po tayong call shot. Wala po tayong kasoy ng G's. Sinabi ko na po yan sa kanila, hindi lang po nagkaintindihan kanina. Pero ngayon, babalik ngayon si Kuya Raymond Paraon. At buti na lang at hindi tumira si Kyle. Dahil hindi ako nakalabas sa aking bulwagan na kagalingan. Eto, na-placing na ni Kuya Kyle, ay ni Kuya Raymond, yung tirang uno. At tingnan natin, parang... babanda na rito si Kyle. At sa mga viewers po natin, kung magtataka po kayo kung bakit po binalik yung G's, wala po silang G'san pero hindi po sila call shot.
Ayan, at call shot po sila sa G's. Sorry po. Sa G's lang, kasi dito naman, hindi naman bawal naman ang kaso yan dito eh, sa laban na to. Kasi mga alam naman natin kung saan nila papapasukin yung bola. So, yun lang po yung request ng Dynaspear. Dahil Dynaspear po yung nagpalaro, gusto nila ganun po yung format. Sinundan lang po natin, sinunod lang po natin yung kagustuhan ng Dynaspear. Eto, kukuha na ng ball in hand dito si Kuya Raymond Paraon para sa tirang una. Babalik tayo. At ang score natin dito ay medyo lumayo. 9-6 kanina, dikit na dikit ha. At wala kasing swerte si Kuya Raymond sa bola. Ngayon, tumitira ngayon dito si Kuya Raymond Paraon ng uno sa may left corner pocket. Sunod ang dos, pero mahirap ang position ng bola. Dahil eto, tingnan natin. Sunod ang tres. Ang ganda ng kanyang control dito sa may white ball. At tingnan natin ang gagawin dito ng tira ni Kuya Raymond. Parang medyo mahirap yung bola 4 dito. Mabe-break kaya ito. Walang pasok eh. Tingnan natin dito sa ating center camera. Ayan, sinimplihan lang niya at medyo gusto niyang hagipin ng konti pero hindi inabot. Medyo magkakaproblema tayo ng konti rito. Titigil si Kuya Raymond Paraon. Sa mga viewers natin na naka-live na nakatutok dito sa labas, happy watching po sa inyo mga boss at kayo'y nag-i-enjoy at nag-chichil habang nag-chichil dito sa ating bulwaga na kagalingan. I like it! At ito, balikan tayo. Ang ganda ng ginawang safety ni Kuya Raymond dito. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon. Pa-shoutout po, Butch Mayar ng Rackets Billiards. At ang sabi ni Padua AJ, pa-shoutout po. Magbubukas tayo sa Batang Tirador. Ang ganda ng combination shot na ginawa ni Kyle Don. Talaga bang, mahigpit manira, sharp na sharp manira. Itong bata ng si Kyle Amoroto. Talagang walang takot na ginagawa ang pag-combination dito. Eto, tingnan natin. At sabi ni Mr. Lito Quinita Salazar, I love it. Nanonood po siya sa Batang Tirador. Si RJ Gaita, Soliman, Ralph Jason, Rodriguez. At si Mr. Richard Ignacio watching here. Sabi ni Amir Amin, Bo, saan ang address laban nila? Okay, dito po yan sa 604 Jenis Avenue, Maybunga, Pasig City. Ayan po yung laban ng ito yung address natin dito sa Bulwaga ng Kagalingan. Eto, tingnan natin ang ganda ng ginawang tira rito ni Kyle. Parang baliwala ang yan ah. At kitang-kita nyo naman kung paano magdala. Talo si Pepe Oben. Opo, talo. Mr. Glenn Tolentino. Last 3 ball para kay Kyle Amoroto. At sabi ni Mr. Joel Parker. Nako, napalakas yung tira ni Kyle dito sa tirang 9. Ano ba ang nangyari dito kay Kyle? At napalakas yung kanyang tira. So, medyo napalakas. Ganun talaga. Hindi tayo lahat perfect. At eto, gawing tira dito ni Kyle Amoroto. Shoutout naman po dyan mga team patron ng Kanlubang. Sabi ni Joel Parker, Bukal. Ayan. At sa kay Jex Francis, si Mr. Nonoy, magandang gabi sa iyo. Nonoy ng Bicol. At magandang gabi. Ikaw ay nakatune in sa Batang Tirador at live dito sa atin sa Bulwaga ng Kagalingan. Pool Warriors. Last ball para kay Kyle, para sa tirang G's. Aabante pa uli ng isa dito si Kyle. At ito, tingnan natin. At naiwan sa ano sa 6. 10 ball down. Okay, muntik ng my scratch. At this is brought to you by Pool Warrior present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Fit The Aircon Store Tuason Rice Miller located at Pasig Mega Market Airconex Philippines Incorporated
At ang pinakamasarap na Fatalicious Crispy Pata. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! Okay, mga katumbok, paki-subscribe naman ang ating YouTube channel na Pool Warriors TV and Pool Warriors Promotion para pumahandugan ko namin kayo ng mas magaganda pang laban at mas magagandang quality na mga video dito sa paglarangan ng bilyar. Salamat po ng marami. At ito ang laban ng dalawang mola. At rock number, ano na po tayo? Rock number 10. Rock number 17. Kyle Amoroto, boomerang. Pero grabe yung break ni Kyle Amoroto. Parang lahat ng bola gusto pumasok. Ilan ang pumasok? 2, 4, 6, tatlong bola yung pumasok kay Kyle. At ang score nila po ay 10-6. Lamang na po ng 4 dito si Kyle kontra kay Mr. Raymond Paraon. Ayan po, i-update lang natin yung score. Titira ngayon dito si Kyle ng grabe, sabi ni Eric Espinosa. Watching from Basilan, Amir Amin, shoutout po boss. At sabi ni Kyle Castañeda, pa-shoutout at dedication clothing. Pa-wow ah, talaga, grabe ah. At sabi ni Mr. Glenn Tolentino, basta ako hindi susuko sa'yo. I like it, talaga ba? Wala akong laban, Mr. Glenn Tolentino. Bukas pa. At si sabi ni Ibis Lawrence Corpus Sebastian, boss, pa-shoutout naman po sa asawa ko. Napakasipag at naglalaba pa ng uniform ko kahit gabi na. Christine Ann Sebastian. Magandang gabi, ma'am. Christine Ann Sebastian. Bonyo Camba o Campo. Pa-shoutout po kay Ferdy Angeles. Ayan ha. Mr. Herdy Harold De Los Santos. At pa-shoutout po. At Bembol's Billiard. Sa mga boss natin doon. Haba? Mga taga-Palato yan, Bembol's Billiard, parang alam ko sa Pasig yan ha. Magandang gabi sa inyo, Bembol's Billiard, sa pinangungunahan ni Kuya Bembol na may-ari dyan sa Palato yung Kaliwa. At sabi ni Mr. Bicar Hanginan, boss, pa-shoutout po sa mga taga-Medanao, I like it. Bobot Benitez, watching from Aklan, pa-shoutout Lodi, Mr. Magandang gabi po, Mr. Bobot Medines. At sabi ni Jan Joseph Dinilio, pa-shoutout po na nanonood kami now dito sa Olonga po. Pa-shoutout boss from Jensen City, si Marky Pat at Joel Parker Bukal. Pa-shoutout nanonood po sa tropa ng Di Calamba. Mga tirador ng Petron, Buboy Joel ng Petron, Irvin at Remain at Dagul. Manghaharang ng palaging ubos. Manghaharang na laging ubos. I like it. KSA Vincente, shout out kay Jesus Sarmiento. Nanonood kayo ay nanonood sa ating bulwagan ng kagalingan. Watching from QC pa, shout out si Dennis Yu Gagdil. Boss pa, shout out po sa Enzo Squad Billiard Hall ng Unisan Quezon. At ang sabi ni Jerson and Francisco, pa shout out kay Ian Carancho. I like it. Boss, pa-shoutout. Dami nagpapa-shoutout. So, hindi nauubos ang ating shoutout, no? Happy watching na lang sa inyo. At tayo ay nanonood sa labanan ng dalawang mola dito sa ating bulwaga na kagaya na. Umaarangkada na si Raymond Paraon para sa kanyang score. At ito, tingnan natin. Pa-shoutout kay Makmak Balidoy na tumatalpak sa Ayat Doha. Sabi ni Bojo Campa o Campo. Tournament po yan, Lodi. Exhibition game, Lodi, Bobot, bahala ka na mag-isip kung ano ibig sabihin ng exhibition match. Ito ay palaro ng Jay Flower at ng Dina Spears. Okay, last two ball para kay Kuya Raymond at aabante rin ng isa dito, si Kuya Raymond. Boss, pa-shoutout kay Russell Maniego, lakas nila, boss. Shoutout naman po kay Iton. Aba, grabe, sumablay si Kuya Raymond sa tirang 8. At eto, tingnan natin ang gagawin ni Kuya Raymond dito. Ni Kuya Kyle. Parang bago yan, ha? Sumablay si Kuya Raymond Paraon sa tirang 8. Medyo parang na misintercept niya yung tira na yun. Ayun. At ano ba nangyari? At tingnan muna natin. Parang dinublete. Pasensya na. Medyo nag-blurgy yung ating camera. Medyo napapagod na yung ating cameraman. Pa-shoutout naman po kay Iton ng Bulacan. Kuya Oben, pa-shoutout kay Brian Santos ng tumbok bola na pumunta sa Pool Warriors. I like it. Yan ang sabi ni Dangerous Bean Ryan Aguila.
Ang dami nagpapa-shoutout po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik sa aking live streaming dito sa aming Buluhangan ng Kagalingan. I am Groot nga pala. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Pool Warriors, mga katropa. Eto, binagsakan ni Kuya Raymond Paraon pero parang baliwala. At eto, tingnan natin. Last 3-2 ball para kay Kyle Amoroto. Tignan nga natin ang gagawing tira rito ni Kuya Kyle. Ayan, at pinowerful shot niya yung tira. Medyo napalakas, pero makeable shot yung tira na yan. At tingnan natin. Shout out kay Bronze Billiard sa Bangga, South Cotabato. North Sagaray, Bulacan, boss. Pa-shout out din si CJ Acebes. Basaya kasi kami manood ng programa nyo dito sa Pool Warriors. Magandang gabi. So, ato, last ball para kay Kyle Amoroto. 10 ball down. This is brought to you by Pool War present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Cup Taung Q Tipsy PBA Tablecloth Dynaspears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! Pool War present 9-10 Light and Okay, ato, nagbalikan natin ang naglalaban po para sa araw to ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. Ang kanila pong score dito ay 11-6. Rack number 780 na po tayo. Race 14 po ang laban ng dalawang mola. At boss, pa-shoutout naman dyan na John John Ignacio. Napakarami nagpapa-shoutout sa atin. At mamatid, Kabuyo Laguna, si Rolando Aquino. At Nod Nod Albilor. Boss, pa-shoutout naman. Ang dami nagpapa-shoutout. Kahit bidyan ko ng apat na bola yan, sabi ni Raymart Manalad. Ha 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 ha. Eto, titira na ngayon dito si Kyle Amoroto ng tirang dos. At medyo perfect ang kanyang tira rito. Ha? At tignan natin ang gagawing tira rito ni Kyle. Parang, uy! Parang sumablay yata si Kyle dun sa tirang yun. Medyo na overconfident si Kyle dun sa tirang 2 at sa tirang 3. Ngayon, babalik ngayon dito si Kuya Raymond Paraon para sa tirang 3. Ayan. Tingnan natin. At sinabayan ni Kuya Raymond ang tirang 4. Pero parang open na tong tira na to para kay Kuya Raymond. At ang sabi ni Kyle tayo boss, sakalam, love you all. Sabi ni CJ Abelas. Ayan, at babalik na dito si Kuya Raymond Paraon para sa tirang 6. Sunod ng 7. Ayan, gumamit si Kuya Raymond Paraon ng konting angle para sa 7 ball. At maya-maya, silipin naman natin yung naglalaro sa ating TV Table 2 ng ating tournament na Class A dito sa ating Bulwagan ng Kagalingan. Tira 7. At simpleng-simpleng pinirapan ni Kuya Raymond Paraon ang 8. At kahit 1 to 10 siguro partida nito, di ko kaya to. Okay, tira ngayon si Kuya Raymond ng simple shot sa 9. Parang baliwala. Dinadala niya kung saan niya gusto yung pamato. Last 2 ball para kay Kuya Raymond para sa tira. Sa ating mga viewers dyan, happy watching po sa inyo. At eto, simpleng-simple lang tinira ni Kuya Raymond. Last ball para sa 10. Eto, tignan natin. Okay, 10 ball down. This is brought to you by... Pero huwag maya-maya na tayo mag-commercial. Tutukan muna natin yung naglalaban sa kabila. Eto po, si Kuya Herdy Hison kontra po kay Marvin Hison para po sa TV Table 2. Okay, ha? At ayan po, naglalaban po yan mga Class A sa kabilang table natin, no? So ngayon, balikan natin ang naglalaban po para sa araw ito ay walang iba kundi si Raymond Paraon kontra po kay Mr. Kyle Amoroto. Ang score po nila dito ngayon ay 11-7, race 14 po ito. Apat lang po ang lamang at hindi nakakasiguro dito si Kyle. At be-break dito si Kuya Raymond Paraon. At ito ay plastic rack. Kanya-kanya pong taya ito. Mga tropa ha. At pwedeng hindi katumira rito ng mga ilang rack dahil mga perfect ang break ng ginagawa nito. Okay. Tingnan natin ang rack number 20. Tama ba? Rack number 20. Hindi. Rack number 19.
kay Raymond Paron. Sumobra ako ng isa, nagmamadali ako. At sa... Okay yung live natin dyan. Ha? Okay yung live? Mm. Okay. Okay, eto. At tignan natin ngayon ang kanyang rock dito sa rock number 19. Raymond Paron on the break. At beautiful control at papasok dito ang one ball pero may tira ba siya sa uno? Ayun. At pumasok ang two ball doon sa may right upper pocket pero tignan natin ang mangyayari dito. Parang tuwad na yung uno ha. Medyo maganda ang nangyari. Sir, Oben, dalawa na live nyo ha? Eh oo. Dinalawa na natin yung live natin para doon sa class A natin kasi medyo si Mr. Patilicious ang tumitira ngayon sa kabilang live at lalagyan lang natin dahil ito, itong laban natin ay di natin masasabi kasi yung kabila class A po yun, so tournament po yung kabila, ito exhibition match. Pa-shoutout kay Munggo na tumatalpak habang natatagtad ng manok, I like it, sabi ni Romulo Rockero po Junior. Eto, tignan natin ang gagawin ditong tira ni Kuya Raymond. Galing sa break po to ha, itong laban na to. Sa ating mga viewers, happy watching po at kayo'y nag-i-enjoy manood dito sa ating bulwagan ng kagalingan. Ayun, parang sumablay si Kuya Raymond dun sa tirang uno. Babalik dito si Kyle Amoroto para sa tirang... Okay, ito, tingnan natin ang ginagawang tira rito. Parang, ano ba nangyari doon sa tirang ginawa ni Kyle? Parang, dinudublete niya. At ating live streaming dito sa ating bulwagan ng kagalingan, pwede tayong silipin ni Kuya Mr. Patilicious. At tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kuya Raymond sa ating top view. Nako! Parang hindi tinamaan at makakatira rito si Kyle Amoroto ng tirang ball in hand para sa tira na to. Eto, tignan natin ang gagawing tira rito ni Kuya Kyle Amoroto. Boss, pa-shoutout sa CBB Aspire. I like it. At ang laban sa kabila ay sila Kuya Herdy Hison kontra po kay Mr. Marvin Hison. Ito po, parami na po ng parami ang tao rito sa ating bulwagan ng kagalingan. I like it. Ito, titira si Kyle Amoroto ng tirang hi! Yayay! Sobra-sobra yata yung tira ni Kyle dito. At makakatira yata si Kyle dito ng mukhang mahirap yung forma ng bola rito. Ano kaya ang gagawin tira ni Kuya Kyle dito? Napasobra yung kanyang tira. At ito, tingnan natin. Pwede niyang gawin to na dos banda yung tira na to. Pero tingnan natin dito sa ating back camera. Ano kaya ang gagawin dito ni Kuya tira ni Kuya Kyle? Ayan, at binrake na niya. Pero, meron ka bang swerte? Parang may swerte yata si Kyle doon sa tira na yon ha. At makakabalik dito si Kuya Raymond. At ang score ay 11-7. Pero tingnan natin ang gagawin tira rito ni Kuya Raymond. Parang i-safety niya rin yata yan. Samantalang sa kabila ang naglalaban ay si Herdy Hison kontra po kay Marvin Hison. Ha, pareha silang Hison. Eto, titira na si Kuya Kuya Raymond Paraon, parang hindi yata maganda at na tinamaan yung kanyang mother ball. Eto, babalik si Kyle Amoroto. At babalikan ko muna kayo. Ako'y mag-oxygen lang saglit at hindi na ako makahinga. I like it.
Okay, kung walang nang tubig si I Am Groot ha, sa titira rito si Kuya Raymond ng Jump Q. At ayun na foul po si Kuya Raymond Paraon sa tirang Jump Q. At makakakuha naman another win dito si Kyle Amoroto para sa tirang 7. So ayan. At ayan, ang ganda ng kanyang tira rito. At tinitingnan ni Kuya Kyle Amoroto ang kanyang angle dito. Sa ating mga viewers, happy watching po sa inyo. At kayo ay nanonood sa ating bulwagan ng kagalingan. I like it. Ayun. Uy! Parang sumobra yata yung tira. Pina ni Kyle. Na parang pumiyok yung tira niya. Nakita ko pumiyok eh. Yung tira ni Kyle. At makakabalik dito si Kuya Raymond Paraon. Sayang yung tira na yun. Bolenhan. Pumiyok ang tira ni Kyle. Medyo hindi yata niya natisaan ng maganda yung kanyang cue. At ito, titira na si Kuya Raymond Paraon. At grabe. Ito. Tinitignan na ni Raymond Paraon ang dadaanan ng kanyang mother ball dito sa tirang 8. Ayun, gumamit siya ng ang ganda. Doon talaga naman. Look at the white. Last two ball. At parang didikit na. 11-8, tatlo lang yan. Tandaan nyo ha. Mga mola yung naglalaro natin. Hindi basta-basta sumusuko yan kahit puro na yung kalaban. Okay, last ball para kay Raymond Paraon para sa tirang G's. Malas ata yung tira ni Alod, sabi ni Akmari Baulaw. 10 ball down. This is brought to you by... Nikasio Martin, Gravity Therapist, Monrovia Boys, Boss Alex Estacio, Virgo Home Care Founder CEO Oscar Buse, Lucky Riders Motorsport, Preferred Pest Solution by James Arco, Promises Guest Village, Dante Encarnacion, AAB Large Sports Bar, Dampalit, Balamon City, at Pinoy Valley Boys. At ang pinakamasarap na Bottlelicious Crispy Pata. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Bottlelicious. I like... Okay, bumalik po tayo sa naglalaban para sa araw nito. Ang naglalaban po ngayon ay si Raymond Paraon kontra po kay Kyle Amoroto. Ang kanila pong score ay 11-8. Race 14 po to. Rack number 20 para kay Kuya Raymond Paraon. Tingnan natin ang break ni Kuya Raymond. Wow, perfect break ang ginawa ni Kuya Raymond at he got a shot on the one at parang spread ball ang galawang sargo rito ni Kuya Raymond. Meron siyang tira. This break was brought to you by Dynaspears, the next generation phenolic resin ball. Official ball po yan ng Pool Warrior Promotion. Ayan. At ang ating Dison Diamond Table, Taong Products, CPBA MG700 Cloth at ang J Flower Q. Eto, titira si Kuya Raymond Paraon ng tirang uno dito sa may parang isa-side ni Kuya Raymond to. Wala po tayong G-San sa laban. At sa kabilang table, naglagumpisa na po ang ating Class A. At may stream tayo. Dalawa po yung ating stream sa Batang Tirador. At live din tayo sa Pool Warriors. Naka-crosspatch ang spades natin. Eto, nako, sumablay si Kuya Raymond sa tirang uno. At makakabalik dito uli si Kyle Amoroto. Wala po tayong G-San dito. Sa combination, walang kasoy. Saan po bumili ng J Flower Cues? Sa amin po, dito sa amin sa screen na nakikita nyo dito sa nakikita nyo, pwede po kayong tumawag dito para po mag-inquire. Or kung malapit kayo dito sa Pasig, pwede nyo ma-test hit ang ating J Flower na tako. Meron tayong demo cue rito kung gusto nyo pong test hit kung bago nyo bilhin ang ating pinakisball ni Kyle Amoroto ang tirang 4 pero parang mayroon siyang konting swerte rito ha at hindi makakatira si Raymond Paraon ng dadong-dado. Pasig City po ang aming place dito sa Pool Warriors. Ayan po, nakikita nyo ang ating mga naglalaro.
ay sila Raymond Faraon. Ang gamit po nila ngayong taco ay ang carbon fiber na Jay Flower. Sila po yung mga official players po ng carbon. Ang ganda naman ang ginawa ni Kuya Raymond. Look at the white. Grabe. Talagang nilakbol ni Kuya Raymond yung tirang tirang uno, ha? At ito. Tingnan natin ang gagawin ni Kuya at Raymond na Kyle Amoroto sa tira dito. Parang sisimplehan niyang jump, kukontrahin niya ng konti. At tingnan natin. Ayan. Parang good shot. At ang galing din bumanda ng Kyle Amoroto. Bali, wala din yung banda na tinira niya. Eto, makakatira uli dito si Kuya Raymond Faraon ng tirang uno. At eto, tingnan natin ang gagawin. Pa-shoutout sa bilyaran ni Boss Jojo ng North Sagaray. Diyan po sa Bulacan. I like it. Boss, pa-shoutout po sa mga taga-tropa dito sa company namin. Company namin, Boss Ryan and Boss Matira. Eto, titira si Kuya Raymond. Pininyahan. At ang ganda ng kanyang ginawang tira dun sa pininahan niya. Ha? Look at the white din. Grabe ang mga panira ng mga professional player dito sa Bulwaga ng Kagalingan. Eto, patingnan nyo, ha? Ang ating Muse, Baby Sharks, Baby Warriors, Baby One. Nakikita nyo po yung mga naka-uniform dyan. Yung ating mga Baby Warriors na nagsisilbi rito sa ating Bulwaga ng Kagalingan. I like it. Eto, titira si Kuya Raymond ng tira 3. Sunod ang 5. Wow, tingnan natin. Tingnan natin ang gagawing preparasyon ni Kuya Raymond dito. At bawal yata silang magkombinasyon ng G's. At kukunin ni Kuya Raymond dito sa male right corner pocket yung tira. Ito, makakabalik talaga si Kuya Raymond sa tirang 6. At ang mga tropa dyan, happy watching. Kayo po ay napupuyat at nag-i-enjoy namang manood dito sa ating Bulwaga ng Kagalingan. Last 3 ball para kay Kuya Raymond Faraon. Parang dikit na ang laban. 11-9 na kung sakasakali ang magiging score dito. At last 2 kay Kuya Raymond. Pakopya! Ayan, at sa lahat po ng mga viewers po natin, andito tayo sa kabilang studio. Dalawa na po ang studio natin. Kakagulo-gulo ang mga streamer natin dito. Last ball para kay Kuya Raymond. I like it. 10 ball down. Okay, sa mga tropa dyan, babatingin ko muna ng mga happy watching yung mga tropa natin dito, ha? At nag-i-enjoy sila habang nanonood at nag-iinom dito sa ating Bulwaga. Talaga ba? At kumakain ng napakasarap na crispy pata. Talaga at richo ba? Belly. I like ayan it. Ayan ay matitikman niyo yan dito sa Bulwaga na Kagalingan. Ang aming address ay 604 Jenis Avenue, Maybunga, Pasig City. Ayan po, nagtataya na si Kuya Raymond Paraon at dahil po dyan ay ang ating mga sponsor sa mga oras na ito, ang ating J Flower, CPBA, Dynaspear, Taong Products at ang Dison Diamond Lookalike Table. Update lang natin ang ating score, mga tol. Rack number 21 na po tayo. Ang score po nila rito ay 11-9 lamang pa po ng dalawa rito si Mr. Amoroto. At rack number 21, tingnan natin ang break ni Kuya Raymond Paraon. Tingnan natin, magandang pumrake si Kuya Raymond Paraon. Talagang control niya ang mother ball at laging pasok ang wing ball. Pero wala yata siyang swerte. Ayun, sa pagkakataon na ito, tumuwad sa kanya ng konti yung uno pero medyo dikit. Open layout ang tira para kay Kuya Raymond Paraon at makakatira siya ng uno. Pwedeng maging dikit agad talaga to dahil ang mga kalibre na ito ay hindi basta-basta. Tingnan natin ang gagawin tira rito. At eto, tingnan natin. Eto na lang ang tingin kong tinitira. Pa-shoutout sa mga tropa. Yung mga katropa natin dyan. Happy watching po sa inyo. Ha? Ayun, ang ganda. Oh, nilagari. Grabe yung ginawang tira ni Kuya Raymond Paraon dito sa tiran to. At tingnan natin. Medyo mahirap yung tira rito sa at sa tirang 3.
Saan kaya dudukutin ang preparasyon? Tingnan natin sa ating top view para mas malinaw at mas maganda. At makita natin kung saan niya titirahin yung or pepper pan. Ayan, tumitira po si Kuya Raymond Paraon. At si Kuya, si Bossing, nanonood pala, Sherwin Sabala. Magandang gabi sa iyo. Umaga sa iyo dyan, Mr. Sherwin Sabala. Ayan, grabe yung ginawang dukot na preparasyon dito ni Kuya Raymond Paraon. Talagang kinuha niya sa may left lower pocket yung tirang 3. Pero yung tirang 4, pero pwede niyang tanggalin yung plastic wrap para hindi siya mahilang. Kung sanay siya, eh di walang problema. Eto, parang open table para kay Kuya Raymond yung tirang 3. At ang ganda. Grabe. Look at the white. Ganun pala ang tira nun. Sa kanya inalis. Grabe si Kuya Raymond, ha? Hindi niyo muna inalis yung table, yung plastic wrap kanina. Eto. At parang open nang mangyayari dito. Parang break and run. Ganyan ang ginawa ni Kuya Raymond. Siya lang po ang nakakagawa dito pa ng break and run kanina. At si Kyle ay medyo sumasablay pa ng konti. Ito, tirang 6 si Kuya Raymond para sa 5 bola. Ito, pagka naka-score dito si Kuya Raymond, didikit ang kanilang score. Magiging 11-10. At ito, ang ganda ng control. Look at the white. Tira 7, 4 na bola lang. Ang score natin dito ay 11-9. Ato, pagka naubos, magiging 11-10. Aba, talagang nagdidikit na yung laban ng dalawang manlalaro nito sa ating Pool Warriors. Eto, tingnan natin ang tira dito ni Kuya Raymond. Talagang ayaw rin talagang magpatalo talaga ng veterano nating si Kuya Raymond Paraon. Iba pa rin ang tahig ni Kuya Raymond Paraon, ha? Okay, tingnan natin ang gagawin tira rito ni Kuya Raymond Paraon. Parang ikukurida lang niya at sinimplehan lang niya nga prepan ang 9 de sa side pocket. Ito, last 2 ball para kay Kuya Raymond Paraon para sa tirang 9. Okay, last ball para sa tira G's. Ayan po ay hinatid sa inyo ng ating bulwaga ng kagalingan. Last ball para kay Kuya Raymond Paraon. Nakita niyo naman ang daming tao rito sa atin at ang sarap mag-relax at uminom habang nanonood ng billiard. 10 ball down. This is brought to you by Pool War presents 9-10 Light and Sound Patalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth Dino Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious Isle. Okay, mga tropa, ayan po ang naglalaban sa ating araw na ito. Ang naglalaban po ay si Kuya Kyle Amoroto kontra po kay Mr. Raymond Paraon. Update lang natin, ang kanila pong score ay 11-10. Race 14 po to, ha. Ang ganda ng laban ng dalawang magkabilang tirador. At ito ang ating 2014 na champion, si Raymond Paraon kontra po kay Kyle Amoroto. At ang laban po nila dito ay exhibition match. At tignan natin ang gagawin dito sa Sarguli si Kuya Raymond Paraon para sa rack number 22. Okay. Tingnan natin ang ganda ng break ni Kuya Raymond, eh. Break and run po ang ginawa ni Kuya Raymond. Tingnan natin kung masusundan pa ng another break and run. At ayun, may pumasok na naman. At tingnan natin, parang tutuwad ba yung uno? Medyo bumalik ko yung uno pero parang hindi siya magbibigay ng tira. This break was brought to you by Dynaspears, the next generation phenolic resin ball. Official ball po yan ng Pool Warriors. Ayan po, nakikita nyo yung ating Palladium Series ball na nagkakahalaga ng 17,000 pesos at ang ating Dyson Diamond Lookalike Table na may halagang
75,000 pesos na may libreng Dynaspears ball. At ang ating taong products, andyan po ang Fusion Tip na nakakalaga ng 999 pesos. At ang ating CPBA cloth na may presyong 4,000 pesos free shipping po yan sa buong Metro Manila. Yun po yung ating CPBA MG700. Pagdating naman sa taco, andyan po ang ating taco na andyan ang taco ng J Flower na gamit-gamit po ng dalawang magkabilang player. Yan po ang gamit ni Kyle, ang ating decals design na may nakakahalaga ng 15,000 pesos. At ang gamit naman ni Raymond Paraon ay nakakahalaga naman ng 20,000 pesos. Yun naman po yung inlay design na talaga namang mapapa. Yan, tignan natin ang gagawin dito. Naku, munti ka na naman din si Kyle. At medyo lumamig yung kanyang tira. Parang nasa patos yung tira ni Kyle Amoroto. Gusto niyang dito yung tira na yan. Tignan natin kung anong gagawin ni Kuya Kyle dito. Hindi niya paabot yung tira rito. At tignan natin sa ating top view. Naku, hindi nga abot. Pangkaliwete yung tira eh. Kaya lang kanan si Kyle. Eh, pero tignan natin. Uy, ang ating camera ay nagbe-blurgy-blurgy muna, ha? Medyo napapagod na siguro yung cameraman natin. Balikan natin. At ayan po, at marami nang naka-shirt ng Pool Warriors dito. Pwede po kayong bumili ng aming Pool Warriors shirt na nakikita nyo suot-suot ng ating player. At ang presyo po ng ating Pool Warriors shirt ay 1,000 pesos. Kapag ka po merong, kwelyo, ayan po yung suot ni Kyle, 1,000. Pagka po t-shirt lang is 700 pesos. Okay. Tingnan natin. Natiririt ni Kyle. Ang galing. At eto, parang mauubos na ni Kyle Amoroto tong tira na to. At baliwala na yung tira na gagawin ni Kyle dito. At last 5 ball para kay Kyle para sa tirang 6. Ayan po, mga katropa. At sinimplihan lang tira ni Kyle ang tirang 7. 8, 9 Gs. Baliwala na yung tira na yan kay Kyle, tingin ko. At tirang 8. Tingnan natin ang gagawin dong preparasyon. Parang stop ball na lang tong tira na to. Okay, muntik pang kumalog, ha? Tira ni Kyle. Last 2 ball para kay Kyle Amoroto para sa tirang 9. At eto na. Papunta na tayo sa ating warning na po si Kyle. Ang score dito ay 12. This portion was brought to you by Pool Warrior present 9-10 light and sound Fatalicious Crispy Pata Full Creative Innovation Sign and Print. The Aircon Store Tuason Rice Miller located at Pasig Mega Market, Airconex Philippines Incorporated. At ang pinakamasarap na Fatalicious Crispy Pata, malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap. Bye-bye. Okay, ang naglalaban po para sa araw to, balikan natin si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paraon. Ang kanila pong score dito ngayon ay 12 na po. 12 si Kyle. Dalawa na lang po si Kyle at apat pa si Kuya Raymond Raymond Paraon. Rock number 23, Kyle on the break. May pumasok sa kanyang break at he got a shot on the one. Ang ganda po. Ito po, wala pong combination shot dito sa tirang 3. At tira ngayon dito si Kyle ng tirang 1. Parang mayroong papasok yata sa break ni Kyle Amoroto dito sa may tirang 1. At ang ating mga audience yan, happy watching po sa inyo. At eto, naka-tune in kayo ngayon sa Bulwaga ng Kagalingan. Ang galing ng tira ni Kyle Amoroto. Talagang pang J Flower talaga, pang carbon talaga yung tira nitong batang to. Mumurahing tako at mamahaling tako ay pwedeng-pwede sa kalibre ni Kyle Amoroto. Pero yan, wala kasi silang G-sang kaya hindi niya GGC. No? Tingnan natin sa ating top view. Parang pasok yata, pero parang hindi pasok yung tira. No? At tingnan natin ang gagawin tira rito ni Kyle. At parang titirahin niya sa side pocket yung tira 3. Nako! Sumablay. Medyo mahirap naman kasi talaga yung preparasyon. At meron siyang swerte rito, ha?
hindi na naman natuwad kay Kuya Raymond Paracon ang tira na yan. At eto, tingnan natin ang gagawing tira dito ni Kuya Raymond Paracon. Parang isi-safety niya yung tira. Eto, laban po ito ng dalawang magkabilang tirador. Shoutout muna sa ating mga babes dyan, ang ating mga Full Warrior Girls, si Baby 1 at saka si Baby 2. Ating pakikilala natin sa mga bulwagan ng kagalingan. Mag-hello ka muna sa ating mga viewers. Pakilala natin ang ating Baby 1, si Jenaline. Mag-hi ka muna. Hello. Gandang gabi po. Gandang gabi. Ayan, narinig niyo po ang tinig ni Jenaline na lalabas po sa ating naka-t-shirt. Yan po, sa kanyang kabila naman, yung ating Full Warrior Baby 2 na si Dashlyn Victorino Gonzalez. I like it. Okay. At ngayon, titira ngayon dito si Kyle. Maraming salamat sa iyo, Ate Jenaline. At siya po ang ating Baby Sharks. Baby Sharks, Baby Warrior. At medyo wala pa naman pong masyadong order. Pwede kayong pumunta rito at mag-relax, mag-chill dito sa ating bulwagan na kagalingan. Titira ngayon si Kyle Amoroto rito ng Tira 3. Parang nalaylay yata yung tira ni Kyle doon. At pinipilit niya kasing kumuha ng preparasyon dito sa tirang... sa tirang 5. So, pinapatay niya yung bola. Medyo sumayad lang. Bawal kasi yan dito sa bulwagan ng kagalingan. Sumayad ng konti. So, dapat talagang 0-0 yung tama talaga. Eto, titira ngayon si Kuya Raymond Paracon ng tirang 3 caution shot. Pero, makakabalik ba ng maganda si Kuya Raymond? Ayan po, dumaan na si Bunene, ang ating Baby Sharks girl. Baby Sharks na naman lagi ako napapababies. Baby Warrior pala. Sorry. Baby Warrior 1. Tatandaan ko na po yan. Miss you, Jenaline. Sabi ni Jogs, Super Agent. Ay, siya naman. I like it. Kuya Jogs, ha? Ikaw, ha? Eto, titira na si Kuya... Kuya Raymond, ang tirang... ano ba tong tira? Naganda ng boses ni Baby Jenaline. Nakaka-in love, sabi ni Kuya Junius Perez. Ay, hindi lang po sa ganda ng boses. Kahit po sa personal, may in love ka kay Baby Sharks Jenaline. Baby Sharks na. Baby Warriors namin na si Jenaline Gonzalez. Isa po siyang muse na isang empleyado ng Full Warriors. Siya po ang aming... parang muse dito at kahera si Baby Jenaline. I like it. Last two ball para kay Raymond Paracon. Ako, ito na, nag-all na. At ito na, inaabot na ang tira ngayon dito. Last ball, 10 ball down. This is brought to you by Pool War present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tips CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Phenolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! Full War present 9-10 Light and Sound Fatalicious. Okay, balikan natin ang naglalaban po para sa araw nito. Ang naglalaro po ay ang mga professional player dito sa ating bulwagan ng kagalingan. Ang lumalaro po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Paracon. Ang laban po nila ay exhibition match dito sa bulwagan ng kagalingan. Ang score ay 12-11. Dikit na po ang laban ng dalawang mandirigma ng pagdating sa larangan ng bilyar. Ayan po, rack number 24, race 14 po ang laban. Dikit po ang laban ng dalawang players natin dito at rack number 24. Sasargo na po rito si Kuya Raymond Paracon. At sa mga viewers natin dyan, huwag niyong kalimutan subscribe sa ating Pool Warriors TV and Pool Warriors Promotion. I like it! Rack number 24. Raymond Paracon on the break. Tingnan natin ang break ni Kuya Raymond dito. Ayun. At parang may nahulog at he got shot on the one. Grabe.
tatlo ang nahulog, yata. 3, 6, at dalawa yung nahulog. At may tira ba siya sa uno ng combination? Parang walang combination. Pero tignan natin kung anong gagawin ni Kuya Raymond. Malapit na pong matapos ang ating palaro dito sa ating bulwaga na kagalingan. Talagang dikitan yung laban ng dalawang manlalaro. Eto, titira si Kuya Raymond dito. Ano kayang gagawin tira ni Kuya Raymond dito? Parang combination shot ba? O palulusin? Parang lusot eh. Nako, lusot pala. Nako, ganda ng laban. Parang si Jeneline at Dash. I like it. Kuya Jog, super agent. Dati, nahihilig ka rito na mga... Ngayon, baka lalo kang mahilig ng mahilig dahil sa ating mga baby warriors. Ayan po, yung ating mga baby warriors. Nakikita niyo po, magkapatid po yan, yung ating baby warriors. Kaya yan po, inaalagaan ng ating bulwaga ng kagalingan. I like it. Eto ah, mga pamangking ko yan. Eto, tumira ngayon si Kuya... Raymond Paraon ng parang ayoko nang alisin yung view rito sa rear kasi ang ganda ng view natin dito habang nagchichill ang mga tropa natin dyan sa labas at nanonood at umiinom ng alak at sila ay nakikipaglargahan. I like it. Eto, titira ngayon si Kuya Raymond Paraon. Parang open layout na naman tong tira ni Kuya Raymond Paraon dito. At ayan, medyo napalakas ng konti yung tira niya pero makaka-recover kaya ito. Medyo mahirap yung tira sa 5. Ang preparasyon dito na lang ang pinagtitingnan. At tingin ko parang baliwala na kay Kuya Raymond tong tirang 5 na to. Pero yung preparasyon kasi ang talagang tinitingnan dito. At sa ating mga viewers, happy watching. Crispy pata lang po sa sapat na. Talaga ba? Talaga ba? Talagang crispy pata lang. Sapat na. Eto, titira si Kuya Raymond dito. Parang kukontra niya to. Dito sa may left. Lower pocket. Kaya lang, medyo sumablay si Kuya Raymond doon. At parang makakabalik dito si Kyle Amoroto. Napanipis ng bahagyang-bahagya yung tira ni Kuya Raymond Paraon. Eto, tingnan natin ang gagawin tira dito ni Kyle Amoroto. Medyo alanganin yung preparasyon ni Kyle dito. Tatama sa 8 yan. Gagaling na mga players, walang itulak, kaibigan, na may next exhibition match pa ba, Boss Oben? Hindi natin alam sa ating bulwaga ng kagalingan. Dahil dito, pwede silang magkamuna ng ating exhibition match. So, ito, titira rito si Kyle Amoroto ng tirang... Tirang 5. Ano kaya ang preparasyon na gagawin dito ni Kyle? Parang tatama kasi sa GC. Tignan natin sa ating top view. Mas magandang tignan sa ating top view para kitang-kitang-kitang-kita ng ating mga players ang mga gagawin ng ating mga manlalaro. Eto, sinusukat maigi ni Kyle Amoroto ang tirang 9. Dito, tirang 5 ha. Okay. Medyo on the hill siya rito kapag ka naubos niya yung tirang 5. At eto na, ang ganda. Look at the white. Yun lang! Kumover! Ay! Talaga namang! Ang galing! Ang galing talaga ng bilyar. Talagang napakover niya pa yung ganong tira. Talagang doon talaga dadaan yung bole. Talagang pa-cover talaga. Kaprasong kapraso lang. Hindi ka pa bumigay. I like it. Eto, tignan natin. Parang ja-jump cue na si Kyle Amoroto rito. Medyo mahirap ang tumira ng jump cue. At tingin ko. Nako! Sumobra, masyadong malakas yung kanyang jump cue. At eto, babalik na si Kuya Raymond Paraon para sa tirang 9. At natatawa si Kuya Raymond Paraon. Ha? May PM po ako. Kanino? Kanino ka nag-PM, Mr. Drake Salazar? Sa akin ba? Kay Kuya Oben Sena? Drake Salazar? Saan ka ba nag-PM? Sa bulwaga ng kagalingan? Or sa messenger ko? Okay, Drake Salazar, paano sumali sa WTA? Okay, last ball! Para kay Kuya, sarap manood ng magagaling ang maglaro, sabi ni Najibs. Okay, at ito, para sa... tira ni Kuya Raymond. All 12 na po ang laro, ang laban. At this break was brought to you by...
Pool Warrior Present, Nicasio Martin, Gravity Therapist, Monrovia Boys, Boss Alex Estacio, Virgo Home Care Founder CEO Oscar Buse, Lucky Riders Motorsport, Preferred Pest Solution by James Arco, Promises Guest Village, Dante Encarnacion, AA Village Sports Bar, Dampalit, Balabon City, at Pinoy Valley Boys. At ang pinakamasarap na Battleicious Crispy Pata. Palilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Battleicious. Okay, balikan natin ang naglalaban po para sa araw ito. Ang naglalaro po dito ngayon ang mga professional player na walang iba kundi si Raymond Faraon kontra po kay Mr. Kyle Lamoroto. Ang kanila pong score ay all 12. Race 14 po at ang ganda ng laban. Dikit na dikit. Rock number 25. Raymond Faraon on the break. Tignan natin. Sulit laban. Grabe. One miss bigay na one score. I like it. Eto, sumargo si Raymond Faraon at meron yata siyang tira sa uno. Nako! At pwede nang hindi bumalik si Kyle dito dahil perfect ang break na nangyari rito kay Mr. Raymond Faraon. Ayan po. At ang position ng uno rito. At look at the white. Ayan po. Grabe. At hindi na yata makakabalik si Kyle dito. Ha? At mauuna pa si Idol Raymond Faraon. At eto, tignan natin yung tira ni Kuya Raymond. Tirang tres sa tirang right corner pocket. Tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kuya Raymond. Wow, look at the control sa white. At parang medyo napahina ng konti si Kuya Raymond sa tirang 5. Tingnan natin sa ating top view. Nako, mahina nga. Pero parang bibreaking na ni Kuya Raymond. At ang laban po nito ay exhibition match dito sa ating bulwaga ng kagalingan. At ito, unahan po sa puro itong laban na ating exhibition. Ha? Ang tagal din pala ng laban ng exhibition match natin. Ha? At sa kabila po, naglalaro si Kuya Herdy Hisop kontra po kay Marvin Eason, ang Class A division. Ayan, grabe! Pwede pala ng ganun. At yun lang, medyo wala siyang swerte. Tumama sa G's yung kanyang mother ball. Tignan natin sa ating top view. Nako, eto. At parang gagamit si Kuya Raymond Faraon dito ng tirang jump cue. Ang galing ni Kuya Raymond. Naisip niya yung ganung preparasyon. Medyo kinapos lang ng konti yung tira ni Kuya Raymond doon. At ito, tignan natin. Gagamit siya ng jump cue. Yan po yung J Flower cue na ginagamit ngayon ni Kuya Raymond Faraon dito sa ating bulwaga ng kagalingan. Medyo nabitin yung konti yung tira niya dyan, ha? At maraming sakalargahan natin dyan. Okay, tingnan natin. Ayun lang, na-foul na naman si Kuya Raymond dito at nahulog. Last 3 ball. At apat na bola na lang. Siguro naman kayang-kaya nang ubusin ni Kyle Amoroto yung tira na yan. At tingnan natin dito. At anong gagawin dito ni Kuya Kyle Amoroto? Ayan, at sinimplihan lang ni Kuya Kyle Amoroto ang tira rito sa tirang 8. Ayan, tinitignan niya yung angle. Parang naderechohan niya tayong tira ni Kyle dito. Hindi siya mapakali. At ayun. At last 2 ball para kay Kuya Kyle Amoroto. Ang ganda ng kanyang ginawang tira rito. At ito, tignan natin sa mga ka-viewers natin. Happy watching, hindi ipaabot ni Kyle yung tira 9. At pag napapasok yung dalawa ito, mag-on the hill na po siya. At ito, tingnan natin. Hindi kasi abot ni Kyle yung tira dito sa 9. At last ball, ang ganda. Look at the white. Last ball para kay Kyle Amoroto. 10 ball down. This is brought to you by... Pool Warrior present 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q-Tip CPBA Tablecloth
Dynaspears, the next generation Pinoy Crescent Ball, at ang pinakamasarap na pork belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Patalicious. Okay, balikan natin ang naglalaban po para sa araw to. Ang naglalaro po ngayon ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Faraon. Ang score po ay 13. Puro na po rito si Kyle Amoroto, race 14 po ang laban. Eto, tingnan natin ang rock number 28 para kay Kyle Amoroto. Dikit na dikit ang laban ng dalawang manlalaro. Eto, tingnan natin. At may pumasok ba sa kanyang tira? At eto, makakatira siya ng open dito. He got shot on the one. Kaya lang may clustering bull dito. At sulit ang laban. Grabe. One miss, you die. At sabi ni Jug Super Agent, ang ganda ng comment ni kaya Jug Super Agent. At last, parang ano na itong laban na ito. Talagang medyo dikit na dikit ang ganda ng laban na pinakita ng ating dalawang players dito sa ating bulwaga ng kagalingan. Last, ilang bola na lang to? 8 bola na lang. At ito, siniplihan lang ni Kyle Amoroto. At binebreak niya ang tirang 6 para po wala ng ka-hassle-hassle. Tingnan natin sa ating top view. Para mas maganda kasi walang pasok yung 6 eh. So tingnan natin kung anong gagawin dito ni Kyle Amoroto. Sa ating 671 viewers, happy watching po. Kayo po ay nakikinig dito ngayon kay I Am Groot o Ben Sena. Ayun lang. At hindi na inabot ng break. Medyo malayo lang ang nangyari. Hindi na break ni Kyle ang clustering ball ang 6. At eto, titira ngayon dito si Kyle ng tira 4. At sa kabilang mesa natin, ang ating mga Class A Division, nag-umpisa na po. Bukas po, may laro yung inyong lingkod, si Oben Sena. Kaya magpa-practice ako mamaya, no? Para sa aking laban, para bukas. Dito sa Pool Warriors, medyo walang tira si IM Group. Pagbibigay ako ng kailangan tayong magbigay ng oras para makapag-practice dito sa ating bulwaga na kagalingan. I like it. Eto, titira na si Kyle Amoroto ng tira 4 diyan sa may left lower pocket habang ang 6 ay nandiyan at pinlacing ni Kyle. Ang ganda. Hoy! Muntik pang pumasok yung 7. At makakabalik si Kuya Raymond Faraon para sa tirang 4. Pero wala namang lusot yata yung 6 niya. Tingnan natin kung madidevelop ni Kuya Raymond ang tirang 6. Medyo mahirap. May play clustering ball lang dito. Pero tingin ko naman kayang-kayang-kaya ang gawa ng paraan. Dahil mga professional player to. Erwin Santiago, sabi ni Elvin, nagmamark at gas-gas or kumukupas ang kulay ng shop. Kahit hindi naman nababagsak, pwede na rin naman siya sa dapat gamitin na hindi naka-gloves. Diba? Parang nagkakaroon siya ng white sticks saka discoloration. Yun po yung sabi sa mga review na ating J Flower. Ayan! Ang ganda ng ginawa ni Raymond Faraon. Grabe yung pamamaraan yun. Grabe. Ganda ng ginawang tira. Pwede pala yung ganung tira. Lintik. Iba talaga yung experience talaga ng mga professional player. Na-break niya pa yung mga clustering ball. Eto, titira si Kuya Raymond dito. Parang medyo hindi pa rin gumanda. At may sapatos si Kuya Raymond. Pero titira siya ngayon dito ng tirang 4. Look at the white. Grabe. Medyo na short pa yung tira ni Kuya Raymond. Pero tingnan natin ha. Pero may lusot siya sa dulo. May lusot din sa side. Pero tingin ko sa side pocket. At parang on the hill ang mangyayari rito sa dalawang player. Tingnan natin ang gagawing tira rito ni Kuya Raymond. Parang isa-side yata ni Kuya Raymond yung tira na yan. Nako, sumobra. At tignan natin, meron bang tira rito si Kuya Kyle? Top view? Wala yatang pasok. Walang pasok itong tira na to. At tingin ko, makakagawa pa siya ng safety or bang shot dito sa tirang 6.
napalakas yung pectus ni Kuya Raymond doon. Eto, titira si Kyle Amoroto, parang walang pasok yung tira na yun. Ayun, dinublete, look at the white. At ito na, ang malapit na tayong, and now, the end is near. Tirang tatlong bola na lang para kay Kuya Raymond Faraon. Tignan natin ang gagawing tira rito ni Kyle Amoroto. At para sa last three ball. At ito, sinisipat niyang maigi. Nako, napanipis yata yung napakapal ng konti yung tira ni Kyle Amoroto. At magtatrabaho pa yung kanyang white ball. Ito, tingnan natin. Parang sa-side ni Kyle Amoroto to. Tingnan nga natin. Napaalangan yata yung tira ni Kyle dito sa tirang 9. At tingnan natin. Nako! Napasobra yung tira ni Kyle. Aba! Heel-heel match nga ang mangyayari rito sa laban na to, ha? Hindi maganda yan. Heel-heel match. At ito, sasago na si tira ngayon dito ng tirang ang kalabang ko bukas, Boss Utak, si Denden. Si Denden na Life Homes. Aba, gusto mo pa, Kyle, ha? Talagang napahina pa yung napasobrahan. 10 ball down, this is brought to you by Pool Wire presents 9-10 Light and Sound Fatalicious Crispy Pata J Flower Carbon Fiber Shop Taong Q Tips CPBA Tablecloth Dyna Spears The Next Generation Penolic Resin Ball at ang pinakamasarap na Pork Belly. Malilimutan mo ang pangalan mo sa sarap by Fatalicious. I like it! Pool Wire presents 9-10 Light and okay, at ito ang last rack na para sa dalawang naglalaro. Ang naglalaban po ay si Kyle Amoroto kontra po kay Raymond Faraon. At ang kanilang score ay all 13, race 14. Ito po ay ang rack number 27, decision. Heel-heel match ang laban. Talaga naman. Naguluhan sa prepa, sabi ni Jug Super Agent. Ito ang sargo ngayon ni Mr. Raymond Paraon. Talagang dikit ang laban ng dalawang magkabilang ayan. At sumargo si Raymond. May nahulog ba? At walang nahulog. Pero wala ang tira si Kyle Amoroto. Ang ganda ito. Sa ayaw nyo sa hindi, last rack na to, may mananalo na rito. Talagang sulit na sulit ang ating palaro. Ang ganda ng laban, sabi ni Berhel Recaido. Eto, titira si Kyle Amoroto para sa tira. Pa-shoutout, boss open. Anong boss open? Anong boss open? Hindi open. Pambihira ka, ginawa mo namang open, close, close, open. I like it. Yan, yung pamangkin ni Joker na si John Lester D. Quijano na malapit nang maging tirador yung batang yan. At ito, sinusukat na ni Kyle Amoroto ang tira dito. Panalo na, natalo pa ang sabi ni Jocelyn Castro. Ay. Ito, tignan natin. Paanong nanalo? Ganyan talaga ang bilyar. Meron talagang bilugang bola. Hindi natin masasabi. Hindi naman yan actually yung laban na ito ay hindi naman nakakasigurado lahat yung mga manlalaro. Ito, pinush out ni Kyle Amoroto ang tira rito sa uno. Pero parang ibibigay sa kanya ni Kuya Raymond Faraon tong tira na ito. Pwede niyang ibigay yan. Heel-heel match po yung laban nila, no? Eto, pakita natin sa ating mga audience. Last rack na ito. 14, race 14 po ang laban ng dalawang magkabilang tirador. Eto, tinitingnan ni Kuya Raymond at ibibigay na niya kay Kyle Amoroto. Ayan, parang ano kang gagawin ni Kyle dito? Parang pipinyahan. Wala akong masabi, experience under pressure talaga. Magpapanalo kung sino man ang magwawagi. Sobrang match na match. Bilugang bola. I like it.
Eto, tingnan natin ang gagawin kira ni Kuya Kyle Lamoroto. Parang uunahin niya yung banda. Ang galing, ha? Nakuha ni Kyle. Pero wala siyang swerte. At na-cover ang tirang dos. Pero gagamit siya ng jump cue na gawa ng Jay Flower. Boss Oven, sana manalo ko. Ipapadala ko sa US gamit ang balikbayan box. Sabi ni Boss Fritz Makaraig. Grabe ka, Boss Fritz. Nako, eto na. Na-foul na yung tira kay Kyle at na-scratch pa. Walang swerte. At eto, tingnan natin ang gagawin. Parang open layout na kaya Kuya Raymond Faraon. Ang 2014 Japan Open 9 ball. At champion si Raymond Faraon po yan. Ayan, titira na siya ng ball and hand. Ang ganda ng laban. Nagdikita na kalae mo. Hindi sila iniwanan ni Kyle pero bumulusok yung tira ni Kuya Raymond dito. Grabe. Eto, tira si Kuya Raymond. Parang hill-hill match ang nangyari. Ganito rin yung ginawa ni Kuya Raymond Faraon nung siya ay nag-champion sa WTA dyan sa House Manila. Saksi po ako niya. Nandyan po ako. Dahil ang score niya ni Jeffrey Ignacio parang 8-1, race 9 lang. Pero bumulusok siya. 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, nag-hill-hill match at siya pa ang nanalo. Grabe yung ginawang tira ni Kuya Raymond dun. Talagang hindi na niya binigyan ng pagkakataon dahil si Jeffrey Ignacio yung kanyang nakakalaro. Eto, titira ngayon si Kuya Raymond Paraon dito ng tinitignan niya yung dadaanan ng bola dito sa tirang 5. Parang gagamit siya ng 2 caution shot dito. At ayan. Nako! Yun lang. Sumablay si Kuya Raymond at makakabalik dito si Kyle. Grabe ha. Eto na. At makakabalik dito si Kyle Lamoroto. Tingnan natin. Parang may pasok. Look at the white. Eto, tingnan natin. Kayang-kaya ng kunin ni Kuya Kyle Lamoroto. Tinitingnan na niya ang tira rito. At parang plantong-planto na yung tira rito ni Kyle Lamoroto sa tirang... Eto na. Nako! Parang napalakas yata yung tira ni Kyle. At eto, parang kumover na yata. Wala siyang isa, no? Medyo parang naiba yung tira. Buenas pa, ha? Tapos na yan. Nako, talagang mahirap yung clustering ball dito. Nako po, ano ba yun? Medyo hindi maganda yung nangyari. Masyadong malakas yung tira niya. Hindi niya nakarkula. Eto, gagamit na naman dito si Kyle ng tirang... Ano ba yun? Iba talaga yung ball. Bilog talaga. Talagang pagka pumupunta, pagka dumadako talaga sa hill-hill match, talagang naiiba talaga yung ball. I like it. At ito, nag-i-enjoy tayo. Medyo, alam mo yung lahat ng bola tanaw. Oh. Tingnan nyo, lahat ng bola tanaw. Pero yung sa islang, talagang bukod tanging kumover. Grabe. Ang hirap ng bilyar talaga. Goodbye Philippines, yung sabi ni Jocelyn Osa. Kanina ba tayo mag-goodbye? I like it. Eto, tignan natin ang gagawin ko na tira ni Kyle. Parang babandahan niya to at pinag-iisipan niyang maigi. Ano ba yun? At talagang wala siyang swerte. Napalakas lang ng konting-konti. Biglang bulumakas kasi yung banda natin doon. Ano? Lumalalim na kasi ang gabi rito at mag-uumaga na. Siyempre, open ang ating air at siyempre, hindi natin malaman kung ayun lang at sumobra yung kanyang pectus. Kailangan ng ano. Eto na. At hill-hill match. Pressure talaga laban. Hehehe. Ayan ang sabi ni Joke Super Agent. Eto, titira na si Kuya Raymond Paraon para sa kanyang victory. Kung sakasakali, maubos na ni Kuya Raymond to, tapos na po ang laban ng ating exhibition match. Last 5 ball para kay Kuya Raymond. Baliwala na tong tira na to, tingin ko. At natatawa na lang ako sa tirira ni Kyle. Medyo... maraming nangyari. Eto, tingnan natin, pressure talaga yung laban. Titira na rito si Kuya Raymond Paraon ng tirang 9. At eto, parang pwede na tayong kumanta ng "And now, the end is near." Last
3 ball para kay Kuya Raymond Faraon para sa kanyang victory sa araw na ito. Aba! Wala tayong magagawa dyan, ha? At talagang ito na ngayon ang laban talagang grabe yung sablayan itong dalawa na to. Look at the white. Ito, parang kukuha pa ng taco rito si Kyle Amoroto. Sumablay din. Tatlong bola na lang, sumablay pa. Ako, talagang maganda. Nagkalas na nga ng taco si Kyle dito. At talagang medyo pressurized talaga itong tiro na ito. Ito, tignan natin. Nag-gloves pa si Kyle dito. Ha? Talagang medyo may swerte. Tatlong bola na lang. I like it. Talagang sulit na sulit ang nood natin dito. Inumabot tayo. Kalahin mo, inabot tayo ng umaga rito sa bulwagan ng kagaling. Eto ngayon, tignan natin ang gagawin tiro. Eto. Natatawa ako. Ano ba yun? Bakit ganun? Talaga naman, nakakatuka pa. Wow! Yan ang sabi ni Jog Super Agent. I like it! Eto ngayon, ang gagawin nga tiro rito ni Kyle Amoroto. Eto ha, tatlong bola na lang yan. Katarantaduhang naman to. Na ano ha? Disgrasyang disgrasya na lang ang mangyayari po rito. Eto. At tinira po. Naku! Naalanganin pa yung tira. Grabe! Ano to? Alanganin pa yung tira na itong tira na to. At eto. Eto. Last ball para kay Kyle Amoroto. Pero ano nangyari? Grabe! Grabe naman itong laban na to. Ano yun? Ah, dumikit pa at nagtitingin ng tuloy yung ating mga grabe na Sherwin Sabala na plinks na jinx mo, Ben. Ano ba yung na jinx? Hindi ko maintindihan yung na jinx. Eto, titira ngayon dito si Kyle Amoroto ng tirang jizz. Parang dumikit pa yung tira na yun kasi talagang napasobra talaga kasi nag-iiba yung ating temperature dito sa ating bulwagan ng kagalingan. Alay mo nga, meron pa palang gamot yun, yung tira na yun. Ayaw manalo. Eto, napalakas talaga yung tira niya eh. Talagang kailangan talagang lakasan ng konti kasi pininahan niya yung tira. So, dapat talaga malakas yun. Hindi pwedeng speed doon. Hindi pwedeng baksak doon dahil pressure yung laban. Eto, dahil pressure ang laban, titira ngayon dito si Kyle Amoroto ng tirang jizz. Tignan natin. Medyo mahirap. Tignan nga natin sa ating top view. Nako, hindi po madali ang tira na yan dahil gadangkal lang ang pagitan. Parang isang daliri lang yung pagitan dito eh. Tignan natin dito sa ating rear. Nako eh, may scratchan pala itong tira na to. Hindi madali. Eto, parang pareha sa kabila nakalagay. Eto, tingnan natin ang gagawin dito. Tingnan nga natin ang gagawin ni Kyle dito. Parang hindi naman tira ni Kuya Kyle ang tira rito sa jizz. Mahirap yan, sabi ni Mr. Jocelyn Ostra. Ang lakas naman ng iyong panalangin. Magkano ba ang larga mo rito, Mr. Jocelyn Castro? Medyo hirap na hirap ng tirahin. Eto, sumasagalpak pa yung ating viewers. Tumupunta pa ng 1,100 ang viewers natin dito sa ating tingnan natin. Hindi na matira ni Kyle dito. Please, isakto mo ng alas 12 tirahin para medyo magkaroon tayo ng Cinderella. Ayaw na matira ni Kyle Amoroto itong tira na ito. Eto, tingnan natin. San kaya ako lalagay? Sabi ni Mister, ewan ko kung anong nakangyari rito. Tingnan natin ang gagawin dito ang tira ni Kyle Amoroto. Parang babagsakan lang itong tira na ito. Nako po! At eto na. Talagang napanipis pa. Kalahin mong tatlong bola na lang nagawin pa ng paraan. Eto, titira na si Kuya Raymond Faraon. Para sa tirang victory. Ito po, last ball para sa victory ni Kuya Raymond Paraon. Talagang nga, kalahin mo talaga ang bilyar. Talagang bilog na bilog ang bola. Kalahin mo nagsablayan yung tirang ng mga mola. Ayan, 10 ball down, muntik pang ma-scratch. At nanalo na si Raymond Paraon dito sa score na
14-13. Grabe yung nangyari dito kay Kuya Raymond Paraon at kay Kyla Moroto. At ang naglaban po para sa araw na ito ay walang iba kundi si Kyla Moroto kontra po kay Raymond Paraon. At ang score nila ay natapos po sa score na 14-13. Race 14, race 13. Maraming salamat po sa inyo. At bumabati uli ako sa inyo ng happy watching po sa lahat ng ating mga viewers. So super enjoy po ako nagkomentaryo para sa araw na to. Ang naglaban po ang mga mola dito sa ating Bulwagan na Kagalingan. Huwag po sana kayong magsawa sa ating palaro dito sa ating Bulwagan na Kagalingan. I like it. At ito ang ating YouTube channel. Pakisubscribe nyo naman ang ating YouTube channel, Pool Warrior Promotion and Pool Warriors TV, para naman po medyo ganahan si I Am Groot. Muli po uling nagpapaalam po sa inyo ang inyong komentarista. At ito po, ang score ay natapos sa 14-13. Maraming salamat po ulit. Ayan, inulit ni Kyla Moroto. Medyo talagang mahirap. Ayun, no? Sa second, talagang medyo mahirap talaga yung tira na ginawa ni Kyla Moroto. Okay, thank you po!